Hey, magandang gabi mga kaibigan. Welcome, welcome dito sa Kwentong Bidyuan. Puro man ito kwentong barbero at katarantaduan, pero ang mga punto at at ang mga may kalalayman din naman, no? Kaya hey, previously po dito sa Kwentong Bidyuan, we paid homage po sa namayapang Akira Toriyama, the creator of Dragon Ball. So, kung gusto niyo po makita po yung episode po namin, yung tribute episode na ginawa po namin, just check out po sa ROI Facebook page or po sa Timeless Gamer YouTube channel. So, for this episode po, we are going to talk about the X-Men in celebration po ng pagbabalik ng X-Men in our TV screens, brought to you by Disney Plus. Anyways, all right. We're going to talk about the X-Men animated series from the 90s and the X-Men 97 that we have right now. At the moment of this broadcast, I think there's only like 2 episodes yet of X-Men 97. Yeah. We're also going to talk about a little bit of the comic book origins and how it compares with the movies that we have so far that was released over the years. So, we're introducing the panel right now po. Sir JDM. Hello guys, welcome Juan De Marcos of 123 Go, and sana mag-enjoy kayo sa episode namin for tonight, X-Men. All right, thank you for quart sana tayo. Kunwari yung shade ng Cyclops. Baka optic blast tayo diyan. Charot. All right, thank you for that Sir JDM and Sir Joe Marot. Hey, welcome sa ating stream, sa ating podcast today. Sana ma-enjoy nyo. Pasensya na, medyo bagong gising ako. The Wolverine look. yung Hugh Jackman na hairstyle. Okay, so, ayun, hopefully ma-enjoy nyo yung... Just woke up like this. Just woke up like this. So, sa mga batang 90s dyan, ma-enjoy nyo for sure to. Alright, thank you for that, Mr. Logan. And kagaling lang sa kanyang wrestling event, ni Sir Raymond. What's up, guys? Alright. So, hopefully, you guys will reminisce all the X-Men times nung bata pa tayo for this episode. So, Sergio, let's go! Alright. For that survey. So, nandiyan si Sir Romel and si Ray Q joining us sa Facebook right now. Hi guys. What's up guys? Yeah, si bakit Romel hindi pa dito? Di ba? Jump in. Oo nga. Jump in. Yung si Ray Q, baka pakat pa. Actually, yung si Ray Q madalas yan sa mga shows natin. And Ray Q, pwede ka pang umakyat? you can join the show if you want to. Oh, all right. Sure. Oh, si Romel, wala naman yatang ginagawa ngayon. Okay, kaya dito. Yeah. All right. Masaya. So, X-Men guys, okay? So, as all of you know, the X-Men, the IP, the characters created by Stan Lee, all right? And us growing up in the 90s, itong mga Pinoy, right? Paano ba tayo naging familiar with X-Men? Kasi ako, there was the Channel 2 ABS-CBN release, ABS-CBN when they broadcasted that. I think that was 94, 95, 96, I think. 96. Yung X-Men series. Kasabay niya ang Power Rangers, actually. Kasabay niya Power Rangers, right? And kasabay din niya for some reason, ayaw ko kung sinadya nila to, and then merong mga cards, mga Marvel cards na kinokolekta din noon. So because of X-Men, okay, naano ako sa mga cards, hindi yung mga talagang authentic yun, ha? Pero kung mga peke reproduction cards lang yun eh. Kinukompleto ko siya and gumagawa ng text, right? And to me, almost all of the characters that I know
ng Marvel ay galing dun sa cards na yun. Dahil because of only because of the X-Men show. Because of the X-Men show, it opened up to a lot of cards na I'm not even reading comic books at the time. Yung mga cards lang yun, may illustration yung sa harap, tapos kapag nilagay mo sa likod, andun yung mga stats nila tsaka yung origin story. That's how I know most of them. That's how I know most of them anyway. Kaya every time na bigla mayroong mga cameo na lumalabas sa mismong animated series, oy, kilala ko kagad sila because I know them from the cards. How about your experience, Sir Ray? Well, una, talagang na-expose ako sa X-Men sa dahil sa Channel 2. Yeah. At the same time, yung sinasabi niyong cards, teka, pakita natin yung card na yun. Sa mga viewers yan natin, pakita na natin via Google, pakita natin yung card na yun. May flash cards pala tayo. Pakita natin. So, sa mga... Yan yung ano, di ba? Paano ba tayo naglalaro ng cards nun? Actually, hindi naman talaga naglalaro. It's just hindi a collecto, a collection. Tapos, yun nga, sabi mo nga, Sergio, meron siya nakasulat na mutant abilities sa likod. Sa likod. Tawag doon, magkano to? Magkano ba isa na ito? Isang pack na ito? Like, parang 5 pesos, 10 yata. Kasama cheese curls. Oo, right? Kasama cheese curls. Tapos may individual pa yan eh. May parang deck, upper deck pa. Remember that, Tito Jomar? Yung naka-plastic pa siya. Parang NBA card. So, meron siya yung, dati yung parang official. Yung meron pa nga yan na makikintab eh. Mga holographic. Meron yun, meron. Meron sila na. Naka-skybox pa siya. Yan, di ba? Pero yung kay Sergio, hindi ko naalala yun. Yung tapos, ano pa? Ito, yung mga gantong cards. Yan, yeah, I remember those. Mutant Liberation Front, Brotherhood, Excalibur, X-Force. X-Force, Excalibur, yan. Mga derivatives ng X-Men. X-Factor. MILF. MLF pala, sorry. Iba yung MILF. Okay. Diyan tayo na-expose. Kaya nung nilabas sa TV, talagang all the kids, I personally, pagdating ng Biyernes, kailangan nakatutok na yung TV mo after TV Patrol sa Channel 2. Kasi magkasabay yan eh. It's Power Rangers saka X-Men. Gabi pa siya hapon. Parang I remember umaga. 7:30, di ba? 7:30 ba? I remember it every morning Saturday. Hindi. Ang nilabas Friday. Siya na Friday yan siya ng gabi. Friday nilabas gabi. Siya ng Friday. Tapos, yun nga. Yan. Video games. Tapos naalala ko dyan, sometime naging morning siya and then naging evening. Kasi, yeah, yun alam ko, so umaga siya. Morning siya, nilipat siya sa Studio evening, 23. Kasi naging prime time na yung dating niya, yung sikat ng konti. Naging Saturday morning siya nung nilipat siya sa Studio 23. May Studio 23 naman nun? Yes. What year was this? Meron na. What year was that? Baka hindi Studio 23 yung tawag. O Studio 23 na pala. Studio 23 na yung tawag. Was that what they called it back then? How about you, Sir JDM? What can you tell about your personal experience with the X-Men when you were growing up? Ganun din sa akin eh. Sa animated series nung 92. And naalala ko nga every Friday. Kasi pang grade 1 yata ako noon. Tapos yung mga classmate ko, kumakanta sila nung Jollibee na team na yung ano. Biyernes na naman. Nalimutan ko yung jingle ng ano, isang tulog right. Na lang Biyernes na naman tapos sa mga characters yung wording hindi ko matatandaan pero yung mga text meron pa nga malaki nun, di ba? Parang may malaking version nun tapos ina-appear ganun Appear ba ang ginagawa nyo o yung de flip?
yung ganun. Hindi, naalala ko kasi hindi pa kami marunong mag-flip ng mag-flip text dati. Eh. Sa amin, bunutan eh. So, palakasan ng karakter eh. Tapos, siyempre, hindi magkakatanggapan. Hindi, mas malakas to. Hindi, suntukan na susunod doon. Yun. Yeah, labasan na naman yung tawag. Yung may specific kasing cards na may nakalagay yung intelligent power niya, kunyari yung power hit level, gano'n. Gano'n yung ano niyan. Tapos may mga maliliit na cards yan, yung sinasabi mo, Sergio, yung tinetext, yung pinapalipad. Ano yun? Parang 2x3 inch yata na cards yun. Oh, malaki-laki yun eh. Malaki-laki yun. Oo. Mas malaki siya sa modern card ngayon. Yun nga, tag dito, yung parang tatlong cards yata kailangan doon. Parang sino ang nakatihaya, sino ang nakatahog. Tapos may panabla. Diba? Yeah. I forgot the rules. Ano ba? Panalo ka pag ikaw ang nakatihaya. Yung ikaw lang mag-isang naka-ano. Or nakatihaya o nakatalikod. Basta ikaw lang mag-isa. Ikaw lang mag-isa. Who's different? Parang 1 out of 3. No. Right? Tapos magbe-bet kayo ilang cards, right? Tapos ang ibe-bet mo yung mga pangapatapon na cards, pero syempre ayaw mo yung mga prize collection mo ayaw mong itaya. Oo. Ikaw Sir Jomar, sinong pato mo? Pato ko siguro ano. Sinong main mo pala? Main ang tawag natin. Sinong main? Main sa ano sa cards ah. Kung naglaro ako niyan dati, syempre logic ng bata eh, ng isang batang maliit. Eh. Piliin mo yung malakas. Ipiliin ko si Juggernaut. Ni Juggernaut. Oh. Diba? out of everyone here, dito sa panel na ladies and gentlemen, si Sir Jomar ang talaga nagko-collect ng comics. So, tell us your personal experience with the X-Men, Sir Jomar. Para sa akin kasi, ano, hindi ko napanood muna yung ano, yung animated series. I started with ano talaga, with comics. Nakita ko 'yan sa isa sa mga siguro mga second or third cousin ko siguro na galing dito sa US na may dala siyang comics na ganun. Tapos X-Men yung dala niya sakto. So I started collecting this siguro as early as yung ano ko first year high school or even before that. Sa comics ako na ano ngayon na hook up kaya basa ako ng basa noon, tuwa ako. Ngayon pagdating sa Pilipinas kasi napakamahal ng comics na yan eh, di ba? So meron akong isang ano actually yung pangalan nung ano noon yung pinsan namin na pumunta na from US pumunta sa Pilipinas nagbakasyon pangalan niya ito totoong pangalan niya hindi ako bibiro Danger. So medyo ano nga siya mahilig siya ano rin siya geek din siya sa mga comics tas senior na sa akin nag-iwan siya sa akin ng comics unfortunately wala na yung comics sa akin na yon but I start collecting comics na nag-iipon ako dati sa ng baong ko binibigay sa akin, AirPods ko. Tapos ito binibili ko. Tinatago ko pa sa kanya dati to. Kasi syempre, alam mo na yung mga tatay natin dati, ginagastos mo lang yan dyan sa ganyan. Ang mahal-mahal niya, di ba? So, ayun. And then, nung nakita ko yung animated series, doon medyo na ano, uy, meron ng animated series yung X-Men. Natuwa ako, nakita ko na yung ano niya. Although, may mga maliliit lang naman, konting hindi tumugma doon sa comics, pero okay, natanggap na. Kasi right. Yun na yun eh. Kumbaga maganda siya eh. That's the best that we could hope for at the time. And this was before, Alex and gentlemen, this was before na gumagawa ng movies based on comic book characters. During the 90s, we had the worst. When they released Captain America back in the 90s, there was a Captain America movie before, okay? Hindi si Chris Evans yung ngayon. There was a Captain America movie, live action movie before that was during the 90s. And arguably the best comic book character that we have Marvel-wise at the time was Blade. Okay. Say what you will about the Batman movies, sure. And yung panahon pa ni Michael Keaton tsaka ni and Superman ni Christopher Reeve. Those were the DC heroes. But for Marvel, wala masyado. And then coming to the animated series nito with the X-Men, and this was also a result coming from the Batman animated series na popular din. Very edgy.
Batman animated series, right? Mm-hmm. Even though it's a cartoon, supposedly marketed for kids, it was very edgy. And then Marvel followed suit with the X-Men animated series and then your Spider-Man animated series. Especially with the X-Men. To my understanding, back in the 90s, I'm just happy na nakikita ko sila na uma-action sila, lumalaban sila. They're using their powers. Meron silang teamwork, okay, when they're taking down. What was the first, who were the first enemies that they had first season? The Sentinels, right? And so they were showing their teamwork on how they would take down all of the Sentinels. Gusto ko yun. Pero if we are going to look at the storyline now, it's more of a soap opera. So totoo lang, it's more soap opera for kids. Pero at the time we didn't care about those. The storyline paano nila pinotray yung storyline na yun. So so what's the origin story? Without doing much of a reading into this, if I remember correctly, there was an interview that they'd done. Yeah, kay Stanley. Sabi niya Stanley was so tired of coming up with origin stories ng mga characters niya. Paano sila nagkaroon ng powers? Mm-hmm. So sabi niya, I just want to create characters who were just, you know, who are just born with it. Okay? Yung para din na siya mag-explain. Basta na, panganak na lang siya, meron ganyan, ganyan. Yun na yun. So, that was the original concept. And then when he was asked about what was the central theme of the story, oh, sure, meron kang powers. But you need something else to sell the comics. What is the social commentary here? It was never supposed to be about civil rights. It was never supposed to be the African American segregation na nangyayari sa US. It just so happens na he was kind of dick riding kung anong ginagawa ni Malcolm X tsaka ni Martin Luther King at the time. So why not? Sure, so I'm gonna use that as a concept to run this comic book, and for better or for worse, it did work out, okay, which I'm surprised actually na pinalabas ang series sa Fox Kids. To those who have cable in the US, Fox Kids pinalabas ang X-Men, but to us sa Pilipinas, it was syndicated sa ABS-CBN channel 2. So based on what you remember back then, guys. Okay. So we have the X-Men 97 right now. Brought to us by Disney Plus. Like we mentioned, there's only two episodes at the moment of this broadcast. So the showrunner said that this is a continuation from what they left off. Yep. Nung original series. So, ano yung mga naalala nyo pa, ang mga memorable episodes ng original series, guys? So, ang gagawin muna natin, by the way, guys, ipapakita lang natin sa viewers yung sa mga hindi pa nakakapanood, ipapanood sa natin yung bagong intro ng X-Men 97. Hopefully, hindi tayo ma-flag. So, pakita natin, guys, ha. Sa mga, hopefully, hindi tayo ma-flag ng Facebook, hindi tayo ma-flag, eh. Let's hope for YouTube na hindi tayo ma-flag. So, pakita natin sa lahat. We'll be right back.
So the nostalgic feeling of the intro of the new X-Men 97 is still there. Kung naaalala nyo pa yung intro niya. So dinagdagan lang nila ng mga konti, like binigyan na nila ng emphasis si Morph, and actually pinago nila si Morph na dating may buhok, ngayon ano na siya. They called him right now as a non-binary. Non-binary. Kasi dahil I have problems with that. Hirap kasi pag non-binary, yun term nila eh. Morph can morph into a girl, into a anything, woman, anyone. A man or anything. Dahil, basta kaya ng powers niya. Dahil kasi sa ngayong panahon ginawa niya. Yan, sinali na rin nila si Bishop as a main character ng X-Men 97. Because they needed a black guy. Tutusin, Bishop is kasama talaga siya. Kasama naman talaga siya. Pero ang sister kasi doon sa original, yung dalawang yon is wala doon sa original na intro ng X-Men. Hindi, wala talaga sila. Ang pinaka-original ng X-Men is yung ano yung nakita mo sa comics. Yun yung original. Sabi ni Reikyu, oh my God, ginawang non-binary si Morph. Wala pa naman. Well, When non-binary was a thing, it wasn't even a thing back in the 90s. Pero to my understanding about Kim Morph, when we saw Morph during the first couple of episodes on the original series, the theory was, and I'm not sure if Sir Jomar can correct me on this one, the theory was, hindi niya alam kung anong original look niya. So what we saw him, na meron siyang buhok, that was just a look that he chose for himself. As a, yun yung kanyang usual face. But he doesn't even know what he looks like originally. Pero, ang question doon is, why now? Why now, right? Why now? Kasi si Morph kasi, kaya niya kinikip yung totoong sabi ko totoo kasi yung nakasanayan natin eh, from doon sa unang X-Men eh, for how many seasons? 5 or 6 ba? Kasi yun yung simula pagkabata niya, nakilala siya nung magulang niya. The only magulang niya, kasi nga, di ba parang si Morph kasi, parang siyang ano eh, hindi ko malala, pero ano siya eh, orphan din siya eh. Na-orphan yan eh. So, ang kinikip niya yung mukha na yun kasi yun lang kilala kasi nung magulang niya sa kanya. Kaya yun ang kinikip ng mukha niya. Which is, sa ngayon, mas tama yung itsura ni Morph kasi nga, pero mas gusto ko yung nakaraan. Mas feel ko pa rin yung mas pogi siya. Hindi kasi, alam mo bakit, Sergio, ako mas gusto yung kasi si Morph kasi may pagkatuso eh. Yung mukha na yun yung tuso eh. You don't know what he's thinking. Yung mukha niya. Oo, yung mukha niya dati. 'Di ba, ilang beses siyang mukha nga siya kontrabida sa toko lang. if it wasn't for the yellow and blue na uniform, you would think he's a bad guy eh. He's a bad guy. That's how he talks, how he laughs, 'di ba? In jacket niya. Oh, ang kulit eh, 'di ba? So yun ang personality ni Morph. At saka si Morph kasi talaga ilang beses na muntik na maging kalaban niyan eh. Oh, speaking of tingin sa kanya ituso. So Ray brought up the music. Very intro, yung intro music, guys. Hindi kompleto manood ng X-Men without the intro. Nope. I mean, kailangan mong umuwi ng maaga ng bahay para marinig 'yon. Para marinig ang intro. Parang kulang experience without hearing the intro. And speaking of music, okay, Sir JDM, what can you say? Anything to add? Ang di ko lang gusto sa mga streaming platforms ngayon is merong skip intro. Yun yung talagang nirereklamo ko sa mga streaming ngayon. Especially yung mga old, katulad ng mga pinapanood kong How I Met Your Mother or ano. Kasi iconic yung mga intro nila. Tapos may skip intro. Actually, you have the option naman, JDM, to unskip it. Kasi minsan kunwari may ginagawa ka, nag-uugas ka or auto skip, nakakainis. Oo, nag-auto skip nga siya sa totoo lang.
But ano, ganun pa rin naman yung ano niya, yung tawag nun, yung intro niya, mas ano pa nga siya, parang mas pop nga siya compared dun sa original, kasi parang gumamit sila ng mga synthesizer na instrument, unlike dun sa original, merong mga strings, may electric guitar and bass. Ngayon medyo naging pop siya because of the synth, yung mga synth the intro element. was so 90s, di ba? Kasi this was the time when MTV culture was a thing. Talagang yung 90s rock, lots of electric guitar, lots of whips and bass. Kita rinig na rinig talaga dun sa intro na yun, which Sergio Mar can probably correct me on this one again. Do you know, guys, about the drama about the intro music? Yeah. Mm-hmm. So, explain, Sir Ray. Actually, yung intro music ng X-Men is parang may copyright. Yun yung naano ko. So, may copyright siya sa isang music. So, ang system yan, ang sabi ni Kevin Feige, para raw matuloy itong X-Men 97 na to, may dalawa siyang options. One, i-bring back yung mga old characters, bringing back the old characters, and number two, getting the rights of the sound, that team song, and the intro music. So, and this is close. Kasi it won't be X-Men without the intro music eh. It won't be the same. It won't be the same. Hindi magiging X-Men yun kung gano'n. Katulad ng mga X-Men 97 pag wala yun. Katulad ng mga nilabas nilang mga previous na X-Men na ano, na animated series like yung X-Men Evolution, Pride of Wolverine and the X-Men, and so on and so forth. Hindi siya tumatak sa mga ano, sa manonood, because wala. Hindi siya ang hook niya yung intro eh. All iconic kasi yung intro itself eh. So, di ba? So, alam buti mo, na lang, nakuha ng Marvel Studios yung rights para dun sa music, although sa intro. Kasi kung hindi, wala tayong mapapanood ngayon na X-Men 97. Ayun. Honestly, hindi ko alam yung drama na yan eh. Kasi wala akong pakialam sa politics eh. So, wala daw oh. So, tama yung sinabi ni Sir Ray, the original score for the intro came from a police show from Poland. And this was during the late 80s, early 90s, na nirisample lang for the X-Men show. And then when they heard of it, Fox, at the time, sila kasi yung nag-ano nito, Fox and Marvel was sued by the production team dun sa Poland, making a cease and desist letter na wag daw gamitin. However, dahil patok ng show nun, kasi because of the intro, sabi nga, ang ginawa na lang ng Marvel, they settled na lang. So they just nagbayad na lang sila kaysa naman sa tanggalin nila yung iconic intro na yun. So, what they did now, Kevin Feige said, okay, fine. Let's bring everyone back, lahat ng mga buhay pa, lahat ng mga kaya pang umarte, sure, let's bring them back, and then let's get the rights for the usage of the theme song. Actually, sa totoo lang, gusto ko nga yung original eh. Pero dito sa X-Men 97, parang binagod nila ng konti eh, no? Siguro, just to make a distinction na from the old and the new. And when we're talking about Bishop here, so to all of you guys who are wondering, bakit nandiyan si Bishop at bakit nandiyan si Morph? So keep in mind, this was the continuation of what they've done before when the show was when the show ended. On the old animated series. What was the last arc that they did? Days of Future Past, right? Mm-hmm. On that, so based from the comics itself, so Bishop came from the future, coming back just to stop the assassination of Charles Xavier, supposedly, right?
And even Cable came back. Cable came back from the future as well. And then eventually, as the seasons went on, eventually Seymour eventually came back from the dead. He was a misunderstood villain for a while, and then eventually nagbalik loob siya sa X-Men. Kaya magulat kasi Bishop nandiyan. So Bishop stayed after the Days of Future Past arc. Cable went back to his timeline, which tidbit mamaya bakit why I said Cable, and then Morph stayed back stayed in the team again. Yun nga lang, yun na yung bagong look niya. Kasi you remember why you didn't cough so much because of that. Let's talk about the characters ngayon, mga kapatid. So who is your favorite X-Men? So you got your lineup there, intro pa lang. Right? Ano yung, sino yung mga favorite characters ninyo? Let's start with Sir JDM. Favorite X-Men. Based on the series pa lang ngayon. Based on the show. Sa old ba or sa new? Ito, old and new. Old. Kasi ako dati, mahilig akong magbasa-basa ng libro. Kasi meron kami encyclopedia. So, ang talagang inaabangan ko dati is si Beast. Although medyo minor character na siya nung kasi 'di ba inano siya, hinuli siya. Kasi siya yung tumakas yung X-Men nung nag-infiltrate sila doon sa parang factory ng mga Sentinels. Sa totoo lang, Beast was so misused. Sa totoo lang. For the first two episodes nandun siya, and then for the rest of the season, I mean for the rest of the series, nakakulong lang siya. They're not doing anything with him. Pero parang siya nasa intro. Nagbabasa and palagi nakatiwarik. And naging politician yun. Right? That's all he's doing. Oh, although, to Sir JDM's point, guys, Beast is one of the top 10 most intelligent characters in Marvel. Yes. Yeah. Thank you for that. Sir. Also, Beast daw kay Sir JDM. All right. How about kay Sir Ray? Who's your spirit animal? Spirit animal talaga. Actually wala dun sa ano. Sabihin na natin dun sa mismong series ah. Ano siya? Pero one of the original siya. Si Iceman. Iceman. Oh, OG X-Men. Oh, OG. Ano ka? OG. Chill. Bakit si Iceman? Parang ano siya eh. Parang siya yung negative side niya no ni Cyclops before, na si Cyclops kasi ang ginagawa niya, oo lang siya ng oo kay Professor X. Kumbaga, yes sir lang. Eto si Iceman naman. Kasi one of the original members si Iceman. Siya yung parang siya yung Negatron dun sa grupo. Negatron. So siya yung Negatron. So, ano nangyari? Inegi. Dahil may side story yan eh sa X-Men mismong ano series. Umalis siya kasama niya sa yung jowa niya na mutant din, Firestar. Ha? Si? Sino ba? Are we talking about OG? OG Iceman? OG Iceman. Because I know Iceman as a homosexual actually. So at the time na meron siyang jowang babae, he was in denial at the time. Wag niyo nang guluhin kasi yung story lang. Wag na natin guluhin. Isa cartoon na lang. Parang awa na. Kasi ito siya non-binary thing na bibisit na rin talaga ako eh. So, sabihin na natin yun. So, sumali yung girlfriend niya sa X-Force tapos sinundan niya and so on and so forth. Nandun yun sa cartoon series eh. So, yun. Si Iceman yung favorite character ko eh. So, Iceman, all right. So sa pagdating din sa video games, yan yung X-Men Children of the Atom, si Iceman din yung character ko. And right. Pati sa Marvel vs. Capcom 2 siya rin.
Oy, Iceman naman sa totoo lang, si Iceman naman dalas kong main sa Children of the Atom kasi parang ang ginawa ini-spam ko yan eh, Ice Beam tapos Ice Block. Ice Beam tapos Ice Block. And then kapag puno na ang meter, try kong lumapit ng konti and then Arctic Attack, right? Funny you should say that, Sir Ray. Because on the X-Men 97 episode, so there was this portrait that they had. Nandun ang OG X-Men. Yes. You got Beast. Yung hindi pa siya, for some reason, hindi pa siya blue nun. As in, yung the yellow and blue spandex pasuot nila sa portrait na yun. You got Beast, Cyclops, Jean Grey, Angel, and Iceman. And then Professor X is na sa gitna. Sila yung first class. Yun na talaga ang OG first class ng ano na ng X-Men. Sergio Mar. Oh yeah, there you go. There they are. Ay, sabi ni Scrooge, ayun si Polaris yung jowa niya. Yeah, tama. Polaris. Yeah. Okay. Si Polaris, yung green ng buhok, tapos, right? Tapos naging jowa ni Havok. Jowa ni Havok. Tingnan ko yung ano nan yung parang relationship sure ba something niya yung ano yung web ng ano nila ng relationships nila, grabe yung mga arrows na nagagaganon-ganon sa mga characters, so para nagpapalit-palit. To all of you guys who don't know, Polaris nga pala anak ni Magneto. I think she's the third child of Magneto, making her kapatid ni Quicksilver and ni Scarlet Witch. Siya yung pangatlo. Pangatlo siya, no, Tito Jomar. Siya yung bunso. Parang siya yung half-sister nung dalawa. Kasi Scarlet Witch and Quicksilver are twins and then half-sister nila si Polaris. How about you, Sir Jomar? So, gusto ko lang, kasi nakita ko na naman itong lumang picture ng comics na yan. So, gustong-gusto ko yung ano na yan, yung comic, yung uniform nila, yung old school. Ang comment ko lang diyan talaga si Iceman, Snowman dapat siya diyan kasi mukha siyang Snowman. Yeah, right? Diba? Snowman dapat ang pangalan niya, Frosty. Hindi Iceman. Oh. Hindi Frosty Man. Frosty Man. Frosty the Snowman. Hindi, yun. Sa akin, ang kung paboritong character sa X-Men would be Magneto. Yes, Magneto ako. Kasi, hindi ko lang alam. Very interesting kasi. Siguro, masasabi ko yung naging parang mas gusto ko siya, mas interesting siya sa akin nung nabasa ko yung... Kasi si Magneto nagkaroon siya ng sarili niyang comics back in the 90s. Yes, nagkaroon siya ng comics na meron siyang isang special and then nung sumikat yun... hindi. Pagdating Tempest. Hindi. EM Disruptor. So, yun. Actually, yung comics niya, maganda yung cover nun eh. Yung tungkol sa kanya. And then, talagang pinakita doon paano siya nagsimula. Yung pinatay yung anak niya, mga ganon. Nung during the war, ganyan. After nun, nagkaroon siya ng... Nung sumikat siya, sumikat yung comics na yun, dinagdagan nila. Unfortunately, I don't have that collection anymore kasi is either nawala or naiwan ko na sa Pilipinas yun. Pero for me, is Magneto. Very interesting siya sa akin. So, tutusin, kung iisipin na, si Magneto ang pinakamalakas talaga. Iniisip nila si Thanos, of course, because of the Infinity Gloves? Infinity Stones. Yes. Yeah, right. What if, kung wala yun, wala si Thanos eh. Pero Magneto has it on his body na eh. Ang mundo natin is gumagalaw sa electromagnetic field eh. Kaya niyang kontrolin yon if he wanted to, kung ganun siya kasama. If he wanted to, right? Yes, pwede niyang sirain ang isang mundo. Pwede siyang maging world destroyer. He can destroy Earth, sa totoo lang. Tanggalin mo ang electric magnetic shielding ng Earth, all of the cosmic rays of the sun, we will die of solar radiation right now. Yes. O kaya, pwede naman niyang hilain din yung sun because yung sun ang pinakamalaking magnetic doon sa space. Pwede niyang hilain yun eh if he has enough power at concentration. If his power can reach that far. Hmm. Kasi throughout the space, ang mga magnetic fields is pakalat-kalat yun. Kaya yan ang pinakamalakas sa lahat eh. Para sa akin ah. Actually, sa totoo lang, to Sir Jomar's point,
He could also control the mantle and the core of the earth, sa totoo lang, because it's plainly, because it's like 90% metal, liquid metal, kung gugustuhin niya, right? Right. Tsaka yung mga oh, do you like Magneto because of his powers or also his ideology? Yung ideology niya kasi is meron siyang point, broken lang. May right. point siya, eh. May naintindihan ko yung gusto niyang sabihin because ang usapan kasi sa X-Men is ano eh, is racial eh. So he right. was trying to preserve the race while Professor X was trying to reconciliate both race. Mm-hmm. In ganun harmony. Yun, eh. Coexistence. Oh. Coexist. Mm. All right. Yun yun. So with the X-Men characters, guys, ang maganda sa animated series kasi they gave each character some depth by giving them subplots. Yep. With Cyclops, it's always about him trying to be the better leader. Kasi he's a little bit insecure of his leadership skills. So he's trying his best. Kuno. And it was questioned yung leadership decisioning skills niya when they decided to leave Morph behind. Spoilers! When he ultimately decided to leave Morph behind. Episode 1. Kesa naman sa lahat sila is mahuli. So they had to sacrifice. I didn't want to say sacrifice, but they had to leave someone behind. Because they were in such a dire straits situation when they were fighting the Sentinels. And Morph was just... he was just there. Which, sa totoo lang, yung kay Morph, on this, dito sa animated series na to, 97, they use Morph a lot better. Yep. Talagang pinakita yung kanyang abilities na, all he can do is just a shapeshifter, right? But in this series, talagang pinakita yung capabilities niya because he can transform to any mutant character ng X-Men and use the power of that character effectively against kung sinong kalaban niya. Nagulat ako. Oh my God. Lady Deathstrike came out. Oh my God, it's Deathstrike. Hang on. Bakit si Deathstrike dito? And then it kicked on to me. Ah, shit. That's more. And then he transformed to Sabretooth. He transformed into Psylocke. Colossus. Right? Go, oh, shit. They're using Morph right. Like how he's supposed to be. But in comparison with the original series, wala. Parang inisip ko tuloy, he was just a character na ginawa lang nila for the series. He was never supposed to be there. I'm not sure if he was supposed to be in the comics or Yomar, but to me, Morph was just created for the show alone. Patapon na character lang for plot reasons, right? Well, si Morph is actually important nung nandun siya sa ano eh, sa animated series eh. Yung power niya noon na nag-change lang pero ang laki no, para siyang si Mystique. Tama si Mystique. Yeah, lang, I was about to ask that. Diba? Morph and Mystique. So what we have two shapeshifters sa Marvel hindi lang to, there's a lot. X-Men lore anyway. So who's the better shapeshifter? Yun ang hindi ko alam kasi si Morph I don't know anong level ng shapeshifting niya. Si Mystique kasi I think nagagaya niya lahat eh pati yung paano ba? With Mystique, ang alam ko appearance lang. Kasi pati voice. Wolverine knows it if it's Mystique regardless of what you look like. Hmm. Basta nandiyan si Logan, naaamoy niya kung totoo hindi. Which is weird dung sa movies, wala 'yon. Right? In the movies, diba, there was on the X-Men movie, so they were this was a 2000 movies, guys. So they were fighting Mystique. So Mystique transformed into shapeshifted na lang kay as Cyclops, right? So dumating si Cyclops and then Wolverine was there. How can you prove that all right? Okay. Are you the real one? Sabi ni Wolverine, sabi ni Cyclops, "Yes, I am." Okay, prove it. Sabi ni Cyclops, "You're a dick." Okay, that's you. that was bullshit to me, and I'm like, dude, this is Wolverine. You have yung hindi niya mutant power to. He just have a sensitive nose. Alam dapat niya kung si Mystique yun o hindi, right? Mm-hmm.
So mm-hmm. but they nerfed that anyway. So subplots. So we got Cyclops with his leadership, insecurity skills, Logan, Wolverine, love triangle niya kuno si Cyclops and si Jean Grey supposedly, and then he had this subplot when Morph was abandoned. Si Hank McCoy, nahuli din siya. Okay, nahuli din siya na at nakulong. He was incarcerated for the whole entire series, mostly. Rogue, ang subplot niya, she's looking for someone who can be her partner intimately. Actually, she's just looking for physically intimacy. Kasi because of her powers, supposed original powers niya, she can absorb I'm not sure if powers ba or skills ng taong naawakan niya. Yung lakas, nangangain siya ng lakas. Nangangain siya ng lakas. Gambit was all about chasing Rogue. Wala siyang subplot per se si Gambit. All he was there for was he's trying to court Rogue, right? And then you got Storm, basically the second in command. Wala siya masyadong subplot itong kay Storm . Parang andun lang siya as a supporting leader lang si Storm doon. Although she has the best powers of all of them anyway. Yes. Then Billy, na most of the time andun lang siya sa mansion, yun lang. I mean, they gave her a subplot nung first season, Attack of the Sentinels. Mm-hmm. And then Charles Xavier, of course. And na marami lang. Soap opera lang most of the time. So the way I remembered X-Men is all about the love triangle between Cyclops, Jean Grey, and Wolverine, right? Anything to add, Sir JDM? Inang din. Then may mga teams din naman sila in every season, like yung si Mr. Sinister. You're right. Tapos yung Phoenix, and then Dark Phoenix, then Phoenix, yung Shi'ar ba yun? Sila Lilandra. Yes. And merong isang episode pala na hindi ko makakalimutan, yung para siyang naging fourth wall, breaking the fourth wall, yung may parang nasa TV show sila. Nakalimutan ko kung anong pangalan ng mutant na yun. Speaking of the fourth wall, we're going to talk about Deadpool as well, and Sir Jomar has a good argument for that. How about you, Sir Ray? Anything to add? Ako? About sa kanilang kanya-kanyang storyline. Ano yung pinaka-intriguing sa kanilang soap opera subplot for you? Actually, yung love triangle pa. Yung love triangle, sa akin naman talaga, ever since naman, noong time na si Wolverine, Cyclops, and Jean Grey, alam ko naman si Cyclops pa rin ang titirahin. ni Jean Grey, si Cyclops pa rin naman ang pipiliin niya. Hmm. So, eto si Wolverine lang is umaasa lang naman. Hmm. Sigurado ka bang anak ni Cyclops yung ano? Hindi nga, di ba? Pagdating, well, sa mga hindi pa nakakapanood, in-explain na mapapanood nila sa episode to nung 97. Pero some of us guys already know na yung si Cable is not actually the paano ba natin masasabi to? Si Cable is We can say it. Yun naman talaga origin character. Yun naman talaga origin niya. Prior is just a clone of si Trey. Yun na. So, it's a clone. Si Madeline Pryor and Cyclops is nagkaanak with hindi anak ni Jean Grey talaga si Cable. Tama Tito Jomar, no? Tama naman yung explanation ko. Tama ba? Tama explanation mo, pero hindi ko rin alam. Sir Jomar, based on the comic book wise is that accurate? Pa-confirm pa. Yung sinasabi ni Mad, actually hindi ako nakarating doon sa panahon na yon. Hindi ko na nabili yung mga comics na yon na about doon. Nakabili ako about Cable, hiwa-hiwalay kasi yan eh. Pero yung origin, mga origin stories,
I don't think na nakabili ako about that one. Hindi ko nabasa yon. Pero hindi ko rin alam. Balay mo, pwede. The way I know it, actually, ito ah, ang alam ko lang kasi, like I said earlier, ang alam ko lang kasi is by reading the flavor text dun sa mga cards noon. I've always known na ang anak talaga nila ni Jean and ni Scott, si Rachel Summers, which eventually became Phoenix, which eventually became a member of Excalibur, the British X-Men. And Cable, Nathan Charles Summers, here on X-Men 97, so they named the baby Nathan Summers. And I'm like, oh shit, that's Cable. But on the flavor text na nabasa ko dati, his name is Nathan Scott Summers on paper only, but he's a clone supposedly ng anak ni na they only just said Summers, so anak ni Scott, but in that it was never really specified who was the mother. If that was the case, this was the future anyway. So this was the future. Tanda natin, Cyclops is a hoe. All right? Bok-bok tong si Cyclops. sino man naka weng-weng ni Cyclops all throughout the comics, Sir Jomar? Correct me if I'm wrong. You got Jean Grey, you got Psylocke, and you got White Queen. Yeah. Mm-hmm. Munti ka na si Dazzler. Siya ang Vic Soto ng X-Men, okay? And then, ayun, sa sinabi ni Sergio, kung if that's the case, well, kahit na clone siya, officially, anak niya kasi that's the DNA. Mm. DNA niya yun eh, diba? They still share the DNA. Oh, so, mahirap i-trace yan. Kasi si Cable kasi have, ano eh, which makes sense. Kasi si Cable, meron din siyang psychic ability. Mm. Ng konti. So, ang problema kay Jean Grey ba yun o kay Psylocke? Kasi yun yung mga dalawang psychics eh. Or may iba pa ba? Natandaan nyo, sumama din si Emma Frost sa X-Men dati. White Queen, yep. Diba? So, paano mo ititrace ngayon yun? Kung sino yung ano siya? Siguro yun ang magiging mission ko. Ihahad ko yung comics na yun. Who was the best ass? White Queen, Emma Frost, Psylocke, or Jean Grey? Ano ako? Emma Frost ako. I would go... Psylocke. I would go for Psylocke, to be honest. I would go Psylocke first kasi... Yung blue leotard ang sexy, right? I would go Psylocke first and then White Queen and then Jean Grey. Jean Grey. Oh, medyo ano si Jean Grey, formal yun eh. Medyo ano, nasa labang kulo ni Jean Grey. Conservative pa si Jean Grey. Lagi na yung ilo yun. Kaya nga si Jean Grey, naging si Phoenix yun kasi nasa labang kulo niya eh. Nasa labang kulo. Ayan The calamity tree right there. So, habang pinapakita yan, may sasabihin lang ako dun sa mga paumanhin sa mga may idol kay Cyclops, since nag-uusap tayo dyan, yung tatanong ni Sergio about kung meron ka bang mga anong issue, is ako kasi hindi ko lang talaga matanggap. Ito, gusto ko si Cyclops, ha? Gusto ko siya, malakas siya sa Heroclix, okay? So, si Cyclops kasi, parang hindi ko siya matanggap na siya ang magiging leader or face ng X-Men. For the fact na wala siyang, medyo bagsak siya sa leadership skills in terms of ilang beses siya nagla-lash out, ilang beses siya nagki-quit, ilang beses siyang emotion niya over any other else na sa decision making. So I don't think na mag-fit siya doon. I would say siguro si Aurora ang mas nasa number one level-headed. Actually, same tayo dito, Jomar. I prefer Storm as the leader nga ng X-Men. Yeah, paumanhin sa mga idol nila kasi may nakita. Didn't they divided X-Men for some time? Kasi based on the cards that I know, there was the X-Men Blue Team led by Cyclops and the X-Men Gold Team, which was led by Storm. Well, yung teams na yon is based lang sa kung gumagawa sila ng mission eh. So,
kunyari hinahati sila according to their ano, to their skills at kung ano nagagawa nila. So may balance. Depending on what kind of mission are their yung gagawin nila. Right. Anything to add, Sir JDM, regarding regarding the current storyline that they have right now? Sa totoo lang, hindi ko pa napapanood yung characters. Characters naman, sa old na series. Yung about kay Cable, marami kasi siyang version eh, kahit sa mga ano alternate timeline, merong Strife, di ba? Si Strife. Which is another clone, sa totoo lang, ni Cable. Yeah. X-Man, si X-Man, si ano, Nathan, ano ba yun? Yung Nathan Gray yung name niya. Ibang alternate ano yun, alternate timeline. Marami siyang version eh. Ang kakaibang niya. Yeah, si Nate Gray kasi wala siyang technovirus nang parehas kay ano, kay Cable, kaya yung telepathy niya is malakas din like sa ano niya, sa mother niya na si Jean Grey. And yun talaga yung napatunayan na anak talaga siya ni Jean Grey. Ay, Jean Grey or Madeline Pryor? Siguro Jean Grey kasi Nathan Grey. Oh, Grey yung, kasi yung ano, yung last name niya. No? Kasi ito si Mr. Sinister yung talagang promotor ng ano. Gusto niyang i-clone yung mga mutants. Right. So, yan. So we mentioned about the characters and their subplot. There are also some instances na tidbits about themselves pinalabas din sa original series. Like for example, napakalakas ni Storm but she's claustrophobic. It was only shown that one episode back in the original series na I think when she was captured by the Sentinels and then nung kinulong siya, talagang nag-regress siya nun. She was put in a very small, very narrow container, a containment unit. Takot at takot siya nun. Which, sa totoo lang, I'm not sure if you guys will know this, do you know, ladies and gentlemen, do you know that Storm is the queen of Wakanda? Oy, asawa yan eh. Black Panther. In the comics anyway, wala pa rin sa series. In the comics. Wala sa MCU. Pero sa totoo lang, Marvel Cinematic Universe, baka yung iba dyan, magulo. Dahil si Black Panther is already dead on the Marvel Cinematic Universe, babae na. So, in the comics, buhay pa si Black Panther, guys, ha? Hindi patay ng cancer. Totoo lang, ha? If Chadwick Boseman was still alive today, a good introduction to Storm would be her being introduced sa Wakanda sa Black Panther movies. Eh. Actually, pero hindi. Unfortunately, to Chadwick, rest in power. Tapos lalo Chuck, na ilalabas at, na nila ang X-Men sa cinematic universe, di ba? Aayusin na nila Kevin Feige yung ano yung plot ng X-Men mismo. A proper X-Men franchise. A proper X-Men movie. Hindi yung Fox. Well, sayang yun, no? Kasi, because they have Wolverine now coming in Deadpool 3, right? Yep. And with that, speaking of Deadpool, nice segue, let's talk about the very definition of the word mutant nga naman pala. Lahat, ang daming mutants, sa totoo lang. Actually, even in the comics and even in the text that I used to frequent, most of those characters ang alam ko is lahat sila mga mutants kasi lahat sila may superpowers. Hindi mo tuloy alam kung sino yung totoong mutant, sino yung hindi. Aside from the popular ones like Hulk or Spider-Man, right? Or the Fantastic Four. So, Sir Jomar, could you give us a clarified explanation on what a mutant supposed to be? Ako ba talaga? Ikaw, siyempre. Gawang kumipok eh. Well, according to, if we are going to, ano, to Marvel, gagawin natin dalawang level to, ha? Marvel level. Yeah. Ang definition nila ng mutant, which is definition din naman lahat. Once na nag-mutate ka,
from kahit ano, ginamitan ka ng regent or whatever or kung ano man, or inborn sa'yo yun, mutant yun eh. Diba? Nag-mutate ka eh. But sa Marvel kasi, in-emphasize nila yung mutant na ray, as a race. So that means you have to be inborn to be said a mutant. Kaya, eto, nag-uusap tayo, sabi nga ni Sergio, yung ano yung difference, yung ano, sabihin ko, ano yung, ano niyan, yung ano ba talaga siya, is, si Captain America, hindi nyo pwedeng tawagin mutant, pati si Spider-Man, hindi sila mutant. Because the fact, according to Marvel, they acquired their powers, nag-mutate sila, after being human. Human sila una eh. Tapos naidagdag lang sa kanila yun, saka nag-mutate. So, bakit yung X-Men in-emphasize na mutant sila? Because they were born with it. Yun yung explanation ng ano ng Marvel. Which is, in real science, ganun din naman eh. Ganun din naman. For example, kasi nag-usap na rin kami actually ni Sergio to doon sa GC about this one. A heated argument. What mutant supposed to be? A heated argument, guys. Hindi na heated. It's a very interesting argument. Forth. Okay, a back and forth. Yes. So, in a real world situation, it will also apply doon sa ano eh, sa Marvel level eh. Kasi bakit? Let's say, nakasalubong mo si Michael Jackson sa ano, tatawagin mo bang siya mutant? Nag-mutate siya. Sa skin issues niya. So anything that changes the genes on a level, gene level, is a mutation. So would you call cancer patients or Michael Jackson a mutant? Hindi, they are human kasi they acquired yung ano na yon. To you guys out there, Michael Jackson has a condition called vitiligo. Okay, so that's what happens when your normal skin pigments turn white. Okay. Yes. Yo, so yon. Sasabihin nyo ba? Sabi ni Jomar, albino, you are born without skin pigments, kaya yes. You look white. Yung kay Michael Jackson, so, originally he was black. Due to vitiligo, he turned white. Yes. So that is at gene level na mutation. Yung sa kanya, pati yung sa cancer, just gene level din because it was ano eh, it mutated to something else. But you don't call yung mga taong yon na mutants. Pero etong argument ko rin diyan, kunyari nakasalubong nyo sa kalye ang isang character sa Battletoads. Malaking palaka, naglalakad. Right. Would you call human? Sasabihin mo diyan, no, that's a mutant. Ganun yon. Yun ang differences niya. So it also applies to how about turtles din? Ha? How about the turtles? Yun, turtles. Well, they are, yun nga eh, no? Ang ano nung argument na yun, you know? Kasi yung right. Turtles, the turtles, they are, ano eh, they are, they are turtles, they are animals, right? Turtles. And then they mutated sa human, so they are mutant, Teenage Mutant Ninja Turtles. So, pero, yun nga, sa ano lang yun, sa yun lang ang nabigay kong example because that, what, yung example sa real world na binigay ko at dun sa Marvel, nagtutugma sila. How Stan Lee showed us kung ano yung difference. Race issue eh. Kasi kung lahat pala ng Marvel na may powers is mutant, bakit pa nila i-brought up yung name na mutant? So wala nang difference eh. Why would Stan Lee say mutant ganyan? Kasi ibig sabihin no, may pagkakaiba pa rin. Right. Ang dating. So, sa sinabi ni Sergio, medyo magulo yung kay Deadpool. Magulo yung kay Deadpool. Ito guys, tignan nyo ang nangyari sa Age of Ultron, sa Avengers ng Marvel Cinematic Universe right now. Di ba inintroduce nila si Quicksilver saka si Scarlet Witch? Hmm. Ano yung end credit scene na, ano yung sinabi nung character na it's parang year of the basta may sinabi siya na enhanced people ba? Year of the miracle the age of the miracles, yes, age of the miracle. Sir Ray's point,
Go. Yan, hindi nila kasi ma-emphasize talaga yung mutant for that. Kasi? Iba kasi yung explanation ng mutant sa kanila eh. Because this was the time na the term mutant was still owned by Fox. They don't own the X-Men rights yet, including the term mutant at the time. Yes. This was before Disney acquired the rights to Fox movie library. Kaya they cannot say mutants outright, right? Nope. So they had to say something else. Enhanced individuals, miracles, right? Pero even ito na humans supposedly, di ba? Paano lang na nakuha yung rights na sa word mutant? Ba't di mo nila pwedeng sabihin? And that's just a universal, ano, di ba? Siguro in the lore itself, siguro, kasama ng ano. Kasi if I remember correctly, back in the 90s when Marvel was facing bankruptcy, they had to sell all of their movie rights ng mga characters nila. Spider-Man, saan napunta, eventually naging Sony. Right? And then Fantastic Four and Fox. X-Men napunta sa Fox. Lahat ng characters, heroes, villains, terminologies sa Fox 'yon. So hindi nila pwedeng sabihin mutant kasi in terms of Marvel lore anyway, hindi pwedeng sabihin ng MCU 'yon. Hulk, yung movie rights ng Hulk is owned by Universal. So wala kang makikitang Hulk solo movie ngayon. At best ang pwede mong gawin, pwede mo siyang parang andun lang siya sa as another character, but hindi mo pwedeng gawing solo movie. Kaya tingnan mo sa Thor Ragnarok, andun si Hulk. Right? But you will never see another Hulk movie without Universal. At saka ang ginagawa ng Marvel ngayon, sinusundan na lang yung plot na na-start na storyline ni Hulk from Universal, di ba? Right. Yun ang ginawa nila eh. Sinundan na lang nila, tignan mo. Sinundan na lang nila. Para walang demandahan. So, nagpalit lang ng character, gumaganap. Pero yung character niya on the original original movie, yung pa rin sinusundan na lang niya. Yeah, nagulat nga ako eh. Eric Bana was the first Eric Bana and then si Edward Norton. Ngayon si Mark Ruffalo na eh, no? May Edward Norton pa, 'di ba? Yep. Ito may sinasabi si Shin sa si Mamuchu sa baba. So Maybelline daw si Captain America. Maybelline. So, yung mga characters na merong ganyan nila na acquire, ang tawag sa kanila is mutate. Mga superhumans. Yan. Mutate sila. Dahil acquire nila 'yon. May nag-explain regarding kay Deadpool na in the later run latent mutant na si Deadpool kasi na trigger yung gene niya supposedly to ano dahil dun sa experiment na ginawa sa kanya. Depende kasi kung kailan mo siya nakilala. Yon. Anong part ng mundo mo siya nakilala? Yeah. Originally si Deadpool is pinakilala siya as a human. Yes. Matagal siyang pinakilalang human na yes. Dahil sa X ano 'yun sa Weapon X. Doon siya in-experiment eh, 'di ba? So doon niya na-acquire yung ano niya, yung powers niya. But for some reason, on the sa long run niyan, biglang sinabi na lang sa ano, sa parang history niya, hindi si history, parang flashback na meron na siyang X gene. Nagising lang. Remember, this is in the comics din. Sinabi. Meron pala siyang X-gene, tapos nagising lang. Naiisip ko dahil sinabi nila yon dahil siguro yung type ng power niya. Parang gusto lang i-correct. Kasi, bakit? Sabihin natin si Captain America at Spider-Man, ha? Meron din siya kasing ano eh. Meron din niya mga healing factor eh. Yung mga mutate, ang healing factor nila hindi ganun ka-great. Yep. Pero i-compare mo kay Wolverine,
at kay Deadpool. That is not a, ano eh, yung na-mutate ka lang. That should be, kailangan inborn eh, kasi malakas eh. Malakas yung, ano eh, yung healing factor na yun eh. Basically, Deadpool is unkillable eh. Unkillable siya, pero technically killable. Yeah, I mean, there was a time na talaga na pinugutan siya ng ulo. He still talks, tapos eventually, unti-unting nag-grow back yung katawan niya. But, it's not impossible to kill him. Marami ng not times impossible. Na, oh, not impossible, marami ng times, katulad din ulit ng sinabi ni, ano, ni Mamuchu, yung technovirus ni Cable, right? So, there was a time na si Deadpool is na, I don't know if you guys are familiar with the facade virus. So, facade virus kasi, it's virus yon na it will attack you in a gene level. So, ang ginagawa niya, dudurugin niya yung genes. Eh. That, kaya nga, yung healing factor kasi ni Wolverine at ni Deadpool, they rely on damage. Yep. Damage yun eh. So, ang nangyayari kasi dun sa gene ni Deadpool at saka ni Wolverine, is hindi niya nare-register as damage, rather it being disintegrated yung gene nila. So, si Deadpool noon, one time, munti ka na siya mamatay. Na-save lang siya dahil sa technovirus ni Cable, which is na binigyan niya kinalaban nun yung naglaban yung mga virus. Virus, yes. Oh, and then it was saved. Eventually, yun yung naging turning point na naging magkaibigan sila eh. Ni Cable. I think there was a comic. I'm not sure if they have a comics or if there was a storyline na talagang they had a like nagkampi sila at one point si yeah. Cable just Deadpool. And that's why you got Deadpool in X-Force. Yes. Oh, kaya siya nandoon. Tapos ano pa ba? Yes, he's killable talaga. Ang pinaka-easiest way, you don't have to acquire the facade virus. Is the easiest way to kill Deadpool is actually on his back. Yung carbonadium swords niya. Kasi ang carbonadium swords kasi sharp siya, but it's also radioactive siya. Yung radioactivity niya ng klase niya is na-affect niya yung healing factor. Kaya nga yun ang sword niya eh. Bakit? Para panlaban niya kay Wolverine. Guys, this is all level of nerd, okay? So apologies sa mga hindi nakaka-follow. So you got your carbonadium, which can be yes. Found in the Deadpool. Na hindi inexplain masyado sa movies, mind you, by the way. You got your adamantium, of course, where you can find it on Wolverine, Omega Red, and Lady Deathstrike. Yeah. And you also got your vibranium, which you can find in Wakanda, Black Panther, and yes. Captain America 2. Ito pa ang twist. Diba siya, meron siyang espada na carbonadium dahil nga, yung mga katulad ni Wolverine, mahirap patayin din si Wolverine, ha, kung tutusin. On the other hand, si Wolverine, meron din siyang espada. It's called the Muramasa. It was created by his master. And ang power nun is to negate healing. It was introduced, I think, on Wolverine Origin. You will be able to see that doon. So, yun ang power ng ano. Ginamit din ni Wolverine, na sidearm din niya yan dati. And yun din ang pwedeng makapatay kay Deadpool. Right. Oh, sorry to interrupt, Sir Jomar. So, we got word that we got flagged by Facebook. Okay? Oh, so, God. Sabi ni Sir Ray, hindi tayo flag ni Facebook, pero naka-live pa rin tayo sa YouTube. Wala rin sa pero so, live pa tayo sa YouTube. Guys, to all of you YouTube watchers out there, okay? Kung saka kung sa Switch ya, sa Switch. I-reshare na lang, Twitch. Papunta niyo rito. Yes. Punta so, kayo ng YouTube. Walang hiya ka talaga, Zach. Hindi kasi ako hula ko na yun eh. Alam bakit? Kasi orchestral yan. Ang linis nung pagkadinig eh. Kaya mahihit talaga yun eh. I'm expecting YouTube to hit us eh. Hindi kasi ako rin eh. I'm expecting YouTube to hit us.
Mamaya pa, expect nyo yan. Makakakita kayo ng exclamation point. Kapag ni-review tayo ng YouTube mamaya, right. Sure. Right. Pag natapos. Hindi sila... Pag natapos ng show natin, doon lang tayo may exclamation point. I-reshare nyo na lang doon sa ano sa Facebook natin. So, yun lang yung ano. We will try to download this episode for archiving just in case we get flagged. Ilalagay na Sir JDM, we can probably put this episode on the Timeless Gamers website na rin siguro. Para i-archive just in case we get hit by all three. Kasi feeling ko lahat to. All right, Sir Jomar, continue. Well, yun na. Wala na akong sasabihin about Deadpool. So, para sa akin, yung pinag-usapan natin kagabi, Sir Joe, yun lang yung ano ko, yung I just rest my case about mutant and the difference between mutant and mutates and godlike. Yeah. We're not even talking about the different classes of mutants, guys. The Omega levels. Right? We're not even going way too deep on the nerdy stuff here. So let's stick with the shows. We're just staying with the X-Men. Yeah. How about let's talk about the appearances of the characters right now on X-Men 97. Ang pinaka tumatak talaga sa akin, aside from kay Morph, everybody else they did a few changes here and there. Yung kay Storm, yung mohawk niya, I like that. Yes. Because that's supposed to her. That's her look talaga naman, di ba? OG. Mm-hmm. That's OG. Her look. Bukod pa dun sa black na outfit niya na pinakita sa Pride of the X-Men. Of Morph yung blank slate na itsura niya, sure. Inisip ko na lang, Morph is supposed to be like that, like a blank slate. You can be anyone you want. That's the whole shtick of Morph. Yung kay Magneto ang tumasang kilay ko. Yung look ni Magneto ngayon sa X-Men 97. Magneto, even in the old series, they stick with the comic book attire ni Magneto, di ba? On X-Men 97, ano yung itsura niya? It's like a sleeveless na skin tight outfit with a big M on the chest. Tapos meron siyang gloves na all the way here to the elbows. Yes, Washington Dominatrix Magneto. Tapos yung buhok niya, Fabio na mullet na ano, ewan ko. Very 90s, guys. If you haven't watched the series X-Men 97, you know what I'm talking about. Sir Jomar, go. Ano? Sabi ko, wala lang time. Very nostalgic din sa akin talaga. Meron ka, have any observations or impressions, comments doon sa anong binago nila, itsura nila? We can probably talk about Rogue's ass, Sir JDM. Go. mute si Sir JDM. Naka-mute ka. Nakikita ko lang siya sa mga screen, screen caps. To be honest, hindi ko pa napapanood yung bagong episodes. Yung two episodes ng 97. Pero nakikita ko na like months pa yata is may screen cap na ng mga designs. Yung parang preview ng 97. Although, hot pa rin naman siya. Yes. Right. Because when they released the trailer for X-Men 97, one of the things na sinabi, madalas na kinakalat nga sa Facebook na dinowngrade daw nila kuno ang puwet ni Rogue. Because of that one still, the picture still na nakuha nila from the animated series when Rogue was fighting Apocalypse. So Rogue was on the ground na nakayukod ass up. kitang-kita yung pagka plump, pagkabilog ng kanyang ass cheeks, right? And then coming X-Men 97, pinoint out ng mga fans, asan na yung puwet ni Rogue? Bakit hindi na ganun ka-sexy si Rogue ngayon? Flat ass daw si Rogue ngayon. Anyways, so ikaw Sir Ray, anong any impressions on what they look now compared to before? I like the look of Storm, the mohawk
feels is quite good to him, to her, kasi bumagay eh. Ah, tapos parang ang binis nila ngayon is yung galing sa X-Men, issue of sa Apocalypse and the comics na rin mismo. So that was a good parang magandang ng Marvel para i-reintroduce si Aurora na with the glimpse of the comics itself. Kasi sa comics, di ba, talagang mohawk siya ever since, di ba? Peter Roman. Right. And sa movie naman, sa Age of Apocalypse, nakamohawk din si Aurora. So, maganda yung ginawa nila. Yung reintroducing Storm with the original Storm na look. Wala lang, hindi lang, sana nga lang, yun nga, sa bagay, ang gusto din talaga ni Kevin Feige is the original costumes din. Kung, pero kung hindi, I prefer the black cape, and yung, right. Yung the black cape, no, and the black and gold, white cape ni from Storm. The arcade game. Diba? Pero nonetheless, it was it's a good move for the Marvel Studios na ganun yung book ni Storm. Aside of that, si Bishop. Bishop has the... Tinutulad nila ng book si Bishop, ha? O, Bishop. Clean look na yung si talaga. Bishop. Diba? Clean look si Bishop. Because I remember Bishop as a long-haired dude, even in the comics and in the cards. Yep. And here, okay. Clean cut si Bishop, eh. Mukhang nakipag-break, eh. Para siya si Razor Ramon, eh, no? Razor Ramon. There's a pet Mukhang, mukhang kaka-break lang ni Bishop sa jowa, kaya siya nagpagupit. Kaya nagpagupit. Yung naman siya sinasabi yung pet ni Rogue. Disappointed sa naging outcome. Pero kung pagbabasihan mo sa later na episodes kasi ng past na X-Men, the original, bago dito sa X-Men 97, naging flat-butted na si Rogue that time. So parang hindi na ako na naninibago. Nagulat. Nag-tone down na siya dati pa. Hindi nga nangyari yata dyan, yung animator lang siguro, masyadong nalibog. Actually, sabi nga ni Marlon dito sa chat, yung from season 2 up to 3, kasi hanggang 3 seasons lang ang, hanggang 3 seasons lang X-Men, the animated series. So, X-Men episode season 2 and season 3 was, kumbaga, gawa na ng Pinoy animators. And due to financial constraints, nag-less na sila ng ng teka art. Lang. So, sinasabi mo yun yung yung animated series ate, before this 97, 3 season? Yeah. Flat-butted na si Rogue that time. Yun, eh. Nung up. Ha? Ano na? Hanggang 3 seasons lang sila eh. Mga 5 seasons eh. 5 seasons ba? Yan, 5 seasons. Okay. So from season 2 up to season 5, Pinoy na yung gumawa ng animation. So, nag-cost-cutting ang Fox noon that time eh, for the episodes. So, okay lang. Pero yun nga, sayang yung pet ni Rube. Tsaka yung chest ni Rube. So, naging... Ako siguro may comment ako dun din. Ang pinaka-unang-una ko is bakit onti lang yung airtime ni Psylocke. Oo. Di ba? Onti-onti, I think Sergio will agree with me with this, but napaka-konti lang ang airtime ni Psylocke, pinakita lang siya doon, pinuha siya ni Bishop. Here and there. Eh, original siya kasama doon eh, mas sexy siya kahit kanino sa kanila eh. Bakit, right. Bakit isa lang? O, bakit yun lang? Just a few minutes lang. Yeah. And then, pangalawa is, from the old X-Men, bakit wala naging funeral service si Charles para daluhin man siya ng lahat ng superhero na nakilala niya? I know
kinuha siya, nag-ascension siya, kinuha siya ni Lilandra, buong katawan niya. What a CR. Yes, that's the only way to save him, mentally. Right. Yan. Right. And they will just keep his body para pag na-figure out na nila, maybe he can come back. Which he's gonna be coming back very soon. Yes. Oh, alam mo kung hindi naman yan, hindi babalik si Professor X, why the heck lalagay mo pa rin sa intro music na X-Men 97? Mm. Yes. Yeah, I mean, so, he's basically, they're doing the Optimus Prime treatment here. I mean, yeah. I mean, Prime died, but eventually he did came back. Yeah. Ang ano ko lang no, napaka ano lang. Sad lang ng ginawa nila. Dapat pinakita man lang nila na at least nagkaroon siya ng funeral service sa X-Mansion. Tapos nagtumalo doon. Death certificate lang, di ba? Yun lang. Yeah, certificate lang pinakita eh. Death certificate, that's it. That pinakita man lang na lahat ng mga naging estudyante niya, actually, lahat ng mga mutants napunta yan sa X-Mansion. Hindi lang sila nakilala. The reason, isinisip kong reason na kung bakit nagkaroon ng ibang branches, X-Force, X-Factor. Dahil sobrang dami nila, puro X-Men line na ano, ibang estudyante, hindi nabibigyan ng pansin, gumawa silang sarili ng grupo para mapansin sila. Sarili nilang grupo. Oo, yun ang pinakano doon. Ang dami talaga dyan, kahit na yung mga kalaban, dumaan sa X-Mansion. Lahat yan naging X-Men. I would say, diba? Even the Morlocks from the original, even the Brotherhood. Diba? And the Brotherhood. Mm-hmm. Oh, the Morlocks came back here sa X-Men 97. So they were, pinakita uli si Kalisto rito. I think episode 2, pinakita mga Morlocks. We haven't seen the Brotherhood yet. It's just Magneto. So we don't know ano nangyari kina Pyro, kina Avalanche, what happened, kina Blob. We don't know what happened with those guys yet. I think Mystique is coming back based on the episode, based on the cliffhanger of episode 2. Kasi sino yung Jean Grey na yon? All right. Yes. That's the original Jean Grey actually. Mm-hmm. Parang nag-teleport somewhere eh. Yun ang ano, cliffhanger niya doon eh. Ay, meron pala exception na hindi naging X-Men, ano. Si Juggernaut. Kasi when Juggernaut came back. Yeah, but when came back, dinidestroy na niya yung ano eh, X-Mansion eh. Mm. Because he doesn't like Charles eh, sa totoo lang eh. Hindi. Even though magkasama sila sa Korean War before. Di ba? Magkasama sila magkakabido sa Korean War. Based on half-brother. Half-brother. Di ba? Brothers. Yeah. So, Sergio, ituloy na rin naman natin. Mga favorite episodes nga, sabi mo, favorite episodes na X-Men, the original series. Kahit ano, favorite nga pala sa episode. I would say I cannot really say ano mga favorite ko. Ano yung pinaka favorite ko, but I have a few episodes. Yung mga episodes na pinapakita yung mga ibang mutants. Nung pinakita si Colossus for the first time, nung pinakita si Nightcrawler for the first time. Speaking of Nightcrawler, one of my favorite episodes ay yung pinakita si Nightcrawler. He's a devout Catholic, Nightcrawler. On that episode, he was a devout Catholic. And despite of his hardships at kung paano siya tratuhin ng mga tao, ng mga village people based on what he looks. Because according to the people, he looks like the child, the devil's child, right? Because he looks like a demon. But ironically, he's a devout Catholic. And he was trying to, hindi naman niya kinoconvert si Wolverine. Pero at the end, but on the end of that episode, sinabi lang ni Nightcrawler na, despite of everything, this is the one thing that keeps me, that keeps me my salvation, yung religion niya. So every once in a while, ano ka rin, basa-basa ka rin din ang Biblia ko, no? And at the end of that episode, Wolverine was reading the Bible. He was reading some verses from the Bible. And I like that. Oh, and even on the X2 movie,
they even show Nightcrawler's religious side. Eh. My Lord is my shepherd, I shall not want. So he was chanting Psalm 23 before they went to the mission nung climax na yun. I like the episode when Psylocke was there, syempre. although if we're talking about arcs, I would say the Days of Future Past arc. Yun ang ano. That's first my first season. And then second na yung ano. Ang gulo eh. Kasi ang paggulo si Cable eh. Alam gumulo ang kailan nung doon si Cable eh. I would say Phoenix Saga. Phoenix Saga, Days of Future Past, and then The Morlocks. Yan yung top 3 ko. So, how about you guys? Sergio, ito. Days of the Future Past to. Mm-hmm. Yan. Si Cannonball yan, di ba? Cannonball? Si Cannonball ba yan? He's charging. He's charging like this. Legacy, yung legacy virus ni Cable meron siya. So, hindi naman sinabi yung pangalan ng mutant na to. Yan. So, how about si Sir JDM? Any particular episode or arc that stood out to you? Nakita ko yung ano, yung recently pinanood ko kasi ulit yan. Yung mga years na yung sa ano nila, yung Tombstone, may 2024. Not sure if si Jubilee ba yun or si Cyclops. So, nandun na tayo sa ano, umabot na tayo dun sa year kung saan supposedly namatay sila sa future. Dahil naging laganap na yung Sentinel. Sa episode naman, yung hindi ko makakalimutan is yung nandun si Mr. Sinister. Yung talagang pagka naisip ko yung X-Men, yun yung mga episode na ano. Si Sinister talaga, unang kita mo pala kasi, sa alam mong kalaban eh, no? Oo. Oh. Kasi yung ginamit niya si Morph, brainwash niya na mag-ano ka, tawag nun, balik ka dun sa X-Men, tapos kunin mo yung loob nila. Ginawa siyang trap. Parang ano, yung lure. Isang ano eh, kalaban na kailangan pa makita sa MCU. Actually, kailangan talaga si Mr. Sinister. Si Essex. Which is na-mention siya sa ano yata, Age of Apocalypse. Age of Apocalypse na end credit scene, yes. Essex Enterprise. Yes, name niya. Yung pinakita sa may sa suitcase, that's it. And same din ano yung Phoenix, Dark Phoenix, and yung nakilala ni Cyclops yung tatay niya si Corsair, yung ano yung ano yung nila Starjammers. Starjammers nung the Shi'ar Empire arc. So kasama yun sa ano, Phoenix Saga actually. Phoenix Saga. Parang kumbaga sa ano, kumbaga sa Frieza Saga is meron yung tawag doon, yung Genio Forces, tapos may part na parang ganun. No, funny you should say that, guys. Speaking of mga cameos, parang isang episode lang lumabas si Havok, si Alex Summers. Kay Iceman. Alam mo, in-introduce yung X-Force. Doon lang siya nilabas. Si Havok nga, no? O nga, isang beses lang lumabas, pero sa comics, ang dami niya. Malakas din si Havok at tutuusin. Ano? favorite episode or arc? Okay. So, sa akin, of course, Phoenix Saga din. Tatlo ba? So, Phoenix Saga, Dark Phoenix Saga, tsaka Enter Magneto. Yun ang ano ko. Ang mga gusto ko. Doon sa Phoenix Saga, masyadong ano yun eh. Nakakatawa nga yun eh. Ang daming ano yun eh, klase. Depende ko sa mo pinapanood. Sa MCU, dalawang klase pa paano naging Phoenix si Jean Grey. But, ang nagustuhan ko lang sa kanila, MCU, sa animated series at saka sa comics, they agree on one thing. Na na-acquire niya yung habang nakasakay sa aeroplano, sa isang spaceship or aeroplano, and then meron involved na body of water yun. Siguro yun lang ang pinaka ano ko. ang pinaka ano ko
magandang comment ko about that. Pero ang totoo, paano na na-receive yan is because siyang napili dahil sa ano, dahil si Jean Grey isa sa pinakamalalakas na psychic sa Marvel Universe. Omega level? Omega level, actually. Omega level. Kahit lagi na hihilo, well, or ano? Meron, may pwedeng, kasi si Jean Grey kasi hindi niya kailangan si Cerebro eh. Right? Hindi may kailangan si Cerebro eh. Right? Well, no, kailangan niya si Cerebro if he's gonna do multitasking. I mean, yeah. At saka kung gusto if niyang expand yung ano niya. And saka yung si age state siguro niya eh. Yeah. Pero si Jean Grey actually is she doesn't need anything, any device to ano eh, to perform those kind of tasks. Ano siya, standalone talaga yan eh. Kaya ayun, yun ang mga gusto ko. Tutusin si after ano Magneto, si Phoenix ang susunod kong ano eh, gustong character. Spartan yun. Hindi ko alam bakit ako nadodraw sa mga ganyan na ano eh, yung medyo anti-hero yung dating eh. Because they're because yan yung parang they're not playing by the rules, they're following their own sense of justice kasi. No. And nakakatawa sa X-Men no, kung mapapansin nyo, doon sa Phoenix Saga lang ha, mapapansin nyo na mas may malalakas na kalaban ang X-Men compared to Avengers talaga. Silang nagpauso niyan yung una, yung mga ang kalaban yes. Nila, mga malalakas yes. Talaga eh. Yes. O, umabot ng part 1, part 2. Lumalabas sila sa space. Yan ang ano nun eh. Kaya nga every comics, makikita nyo kasama talaga ang X-Men dyan. The whole team. Kahit na yung mga hindi pinapapansin na mga tao, mutants, kasama sila. Infinity War, Secret Wars, Mystic Wars. Lahat nandyan. X-Men ang main player sa mga yan. Sino yung mutant na yun? Yung using his voice, that's not Banshee. Banshee. No, that's not Banshee. Yung ibang mo, sinong... Mga minor sinong, lang yun eh. Alam mo about Banshee, naiirita ako sa power, no? Para lang siya sumigaw, sumisigaw, ay, para lang siya lumipad, sisigaw siya eh. Yeah. Ah, gumagano, sabi ko, hindi pwede pang stealth mission tong hype na to. Ang ingay. May sonic. May ingay yun eh. Hindi pwede. Siya at saka yung anak niya, si Siren. Oh. Ang weird eh. Malakas yung power niya pero at the same time, annoying. Annoying. Yeah. Oh. Totoo talaga. Ang pwede na gano'n na power si ano si Black Bolt pero yun. Yes, Black Bolt, right? Yeah. Inhuman. Mm. Oh. Si Mighty Mouse eh. Regarding with the Inhuman, so dahil hindi pa nga nila nabibili, because they haven't acquired the rights from Fox, they wanted to introduce Marvel proper MCU nga pala. The MCU wanted to introduce the mutants but they couldn't. So anong next best thing from the mutants? Of course, you're going to introduce the Inhumans. But so just like mutants, Inhumans are born Inhumans, pero they came from outer space naman na nag-lodge lang sa Earth. But that's a different lore in itself. Oh, din sobrang different yung kasi biruin mo si Angelina Jolie yung pinaplay niyang part. That's godlike eh. Yung power nung nakakatakot yun eh. Ganyan na yan. Yung kay Angelina Jolie sa was that Inhumans ba or Inhumans 'yun, 'di ba? No, that's Celestials. The Eternals. Ah, the Eternals tama. I'm sorry. Ay, ang Inhumans is Inhumans is yung yeah. Sila okay. Medusa. Yung hari bumagsak sila sa ano sa Earth, okay. Yung power ng hari is yung sasalita. Yung ba yun, yung madidestroy ka pag bumulong lang siya ng konti. Yes, that's Black Bolt, yes. Oh, yun. Ano yun? Lakas yun. Tutusin. Actually, Black Bolt is one of the OG members of the Marvel Illuminati. You know, sa totoo lang, ha? Kaya nga, I know Professor X is coming back because he's one of the Illuminati. Eh. Him, Black Bolt,
Iron Man, Doctor Strange, Charles Xavier, that's five. Actually, si Black Panther nga medyo konti. And Mr. Fantastic. Mr. Fantastic, yeah. Right? So let's talk about naman sa... Ato, Sir Ray, anong favorite kaano mo? Episode or arc? Yeah, The Phoenix Saga and then Days of the Future Past kasi talagang ayos niya sila ng dalawa. And then last yung graduation day, yung the one graduation day. Nalayas nga si Bob, si Iceman tsaka si Polaris. Ibig sabihin pala hindi sila gagraduate pag hindi namatay si Professor X. Parang, yun, that's the three. And actually this one, yung nilabas si Iceman. Yan yung one of the favorite na ano ko. Episodes ng X-Men. So dito nga pinakita yung kung paano nalaman na may ginagawa pala ang government ng another team pa as a pang ano, pang isang team na katulad ng X-Men, pang ano naman, pang kunyari, may worst comes to worst, may lalaban sa X-Men. Di ba at one time, may crush si Rogue kay Scott? Tama crush ba? Si Rogue kay Scott? I don't recall, pero naging ibang crush din kay Rogue. Speaking of Rogue, okay. This is X-Men 97 spoilers, guys. So, on X-Men 97, it was hinted na, oh my God, I don't even remember them doing this. Apparently, merong fling si Rogue tsaka si Magneto. Do you even remember that happening? Ikaw, well, Sir Tito Jomar, i-explain mo nga. Hindi ko nare-remember na meron silang fling. Same. I don't know, pero ang alam ko lang talaga is si Mystique. Yun talaga. Because even in the movies, right? In the X-Men movies. On the X-Men movie back in the 2000. Alam ko meron connection si Rogue kaya si Magneto. Kaya nga nakuha ni Rogue yung kanyang white streak na buhok. Oo, dahil kay Magneto. Dahil kay Magneto. Because inawakan niya. Magneto, right? Right? But that was on the movies. It's not canon, right? Mm-hmm. Okay, so we got a notification now that YouTube just flagged us. No. Susunod na ang Twitch. So because I am watching our stream right now sa YouTube on my big screen here. Ako rin. And right stream now it says stream unavailable, suspended for privacy violation. But can we? Hindi, matatanggalin mo lang yun, yung part na yun sa YouTube. Okay na yun. Ah, siguro. Ikakat mo lang. Which one? Dami. Hindi, yung kanta yun. For sure, yung kanta. Sasabihin naman niya. Nasabihin niya anong part. Well, tingnan natin kung anong mga gusto patanggal na YouTube sa atin. Anyway. Ituloy na lang natin. Then let's down. Oh, we're back. It's back. We're back in YouTube, guys. Okay. Baka recent lang. Sa Twitch, hindi pa ba na sa Twitch? Medyo malakas din ang Twitch. Wala, matibay tayo dito. Nanonood sa Twitch. Pag-inag natin, sarili natin sa kick eh. Kahit buong episode, ipalabas mo. Wala pa. Parang backdrop natin is yung episode. Kikintuan. Right? Okay. Pero, so back in the Rogue and Magneto fling kind of thing. Okay. So, yun lang yung alam ko na there's any connection, but never I remembered even in the old animated series na they were close enough para magka-flame, because we've always seen them fighting each other, X-Men and the Brotherhood. So when did they even find the time para lumiko somewhere para mag-wing-wing? Right? This is the good thing about the X-Men 97 right now, Tito Jomar and Sergio and JDM. Kasi in-explore nila yung mga plots ng mismong comics.
Kasi nilabas lang yung plot na yan sa mga later issues ng ano, ng X-Men comics. Yung and keep in mind, and keep in mind guys, X-Men 97, if we're going by the timeline here, Scarlet Witch and Quicksilver and Polaris are already alive. Yeah. And they're on their in their early 20s. So this makes what Magneto on his 40s or 50s. So when did they ever found the time na silang dalawa ni Rogue? Diba na, one night stand sila. Ang ano nga, ang inaano nga nilang parang magka-love team is Magneto and Mystique, 'di ba? So from right? X-Men. That's in the movie. Tama, in the movie ng cinematic universe, pero ito para sa akin na it's a good way to explore the wide range of the comic stories by this one. Example na natin. Hindi mo aakalain na meron palang summer fling, yung sinasabing summer fling si Magneto they're doing it again. Oh, they're doing it again. Gambit, Magneto, and Rogue. So what is what's the difference between they had the love triangle back then? We got Cyclops, Grey, and Wolverine. Now they're doing it with Magneto, Rogue, and Gambit. Actually, ang explanation nga nila dyan, kasi parang nakita yata ni Rogue na hindi pag hinawakan niya si Magneto ay hindi niya na-absorb yung powers ni Magneto. Hindi nagiging normal siya pagkasama niya si Magneto. So, yun lang. Hindi. Kasi ang main problem talaga ni Rogue, di ba? Ever since. Hindi pa siya talaga problema ni Rogue. So, she's looking for someone. She touches, na-absorb niya yung powers. Yun yung problema niya kay Gambit. Na mahal niya si Gambit, at the same time, hinihiwalay niya yung sarili niya kay Gambit kasi ayaw niyang mamatay kasi baka mangyari yun. Doon sa comics, sa animated series, si Ms. Marvel, hinawakan niya, na-absorb niya yung powers, kaya napunta sa kanya lahat ng powers. Super strength and flight. Diba? Lahat. So, yun yung iniiwasan niya kay Gambit. So, right now, yung storyline na yan na si Rogue and si Magneto is mayroon palang relasyon, it's a good way to start a series na ano para sa akin. I don't think mangyayari 'yon kasi known naman kung sino nanay talaga ni ni Scarlet Witch ni Wanda. Si Natalia Maximoff talaga. Which so, they haven't really addressed even in the comics, they haven't addressed it in the movies as well. It was sa comics kasi nabanggit. Kasi yung adoptive parents ni Scarlet Witch at ni Quicksilver is actually their aunt and uncle. Biological aunt and uncle 'yun. Kaya si Scarlet Witch is kasi it makes sense dapat na si Scarlet Witch dapat ang magiging part ng nanay niyan is kung si ang tatay si Magneto dapat Charlie ang nanay niya by the way, psychic level. Okay, kailangan psychic din So si Natalia Maximoff, siya yung old Scarlet Witch. Siya yung malakas na Scarlet Witch. Oh, yun. It was a good ending dun sa scene na yun, ng episode 2. When Gambit was holding the Queen of Hearts. Yeah. And then nakita niya si Rogue doing the Walk of Shame. That's it. That's his look. Yan ay itsura ni, ni Magneto sa episode 2. What the hell? Kailangan ipakita ang shoulders. Sure. Shredded ang shoulders. Actually, itong balikat ni Trial of Magneto, ito yung pinagbasihan ng episode 2 actually. That's episode 2, right? That's right. Yung Trial of Magneto. Okay siyang tignan, in comic form, pero nung nakita ko siya, yung nandun talaga sa episode na yun, na-weirdo ka na ako. Yung itsura. Siguro dahil malaki masyado ata katawan niya doon, Sergio. Diba? Diba? Kasi kaya mukha kang, ewan ko ba? Ayoko na sabihin. Mukha kang dominatrix. ako, personally, I'm quite excited sa mga future episodes ng X-Men 97. What? Personally. Kasi in-export talaga nila yung sa comic side. No! Hindi ko lang alam sa inyo.
which are they doing? Loose, not necessarily page by page, but they are doing the storylines. They're doing that a little bit more comic book accurate compared to the movies. Para maano siguro yung mga comic book fans talaga. And I didn't know na they were showing episodic pala, like every week. Kasi mostly mga streaming, ang streaming platforms kasi ngayon kadalasan is isang bulto na yung ano nila eh, yung pinapalabas nila eh. Parang i-binge watch mo na lang, which is maganda nga yung ganito eh. Para yes, every week like, meron nag-tune in talaga sa ano. Yeah. Sa kaya kasi nila yung K-drama two episode a week. Hindi kahit naman dati pa, 'di ba? Like, 'di ba dati every week may episode naman talaga sila kahit dati. Yung pa rin ang ginagawa, 'yun ang gagawin nila. May time ka para mga fan theories or something like may mapag-uusapan nila. Sabi ko man pwede mag-usap-usap, 'di ba? Post show discussion. Like we are doing right now. Mali ako guys. Hindi si Cyclops ang Vic Soto. Si Magneto ang Vic Soto ng X-Men. Age gap alone. Oh my God, Magneto ha. Grabe. Hoy, huwag mong kalimutan. Si Professor X, kala mo si Magneto lang. Marami rin nakasama si ano. Hindi lang masyadong in-express pero it's implied, yes. Pansinin niyo doon ko sa isang episode where doon ka ano sa ano 'yun, Phoenix Saga ata. Right. Yung bumisita siya sa ano kay Moira. Nagselos siya doon eh. Natutuwa si Moira de la Torre guys ha. Hindi si hindi si Paubaya. Si MacTaggart. Moira. Nagselo siya doon. Tapos, sinabi niya doon na ikaw lang makasagot sa aking pagkalungkot. Sinabi niya kay Lilandra yun, directly. Habang nakikipaghalikan si Moira doon. Right. Sa comics, ganun din. Di ba? Pwede naman three-way. Charot. hindi pwede kasi kalaban. Pero sa totoo lang yan. Totoo lang ha. Di ba yung ano, yung, okay, going back to episode 2. So, it was implied na nag-quickie yung dalawa. Sino? Si Magneto tsaka si Rogue. Gambit was there. Which I'm guessing he was just stood there. Siguro, he likes to watch. Or he likes to listen. Alam ko, papunta pa lang sa room si Magneto. No! Ayaw, no, kalalabas lang pala ng room. Tapos na sila. So, it's implied. Don't speculate masyado na may ganyan. pinapakita, they're getting too intimate na, di ba? It's a one-time thing. Sabi ni Rogue, honey, sugar, it's a one-time thing, okay? Bullshit! pagdating ng closing credits na ano, ng episode 2, gaga, ikaw mismo bumalik eh. Ikaw mismo ang lumapit uli eh. So pabor ba kayo sa ano sa lab team na Romag? Right? I would argue because based on the ang storyline ng comic ng Tales of ng Future Past. 'Di ba si Gambit daw ang naging traitor kuno. What if on this timeline, ito ang trigger ni Gambit to betray the X-Men. Pwede. Baka ipakita. Diba? Pero masyado pang early. Yung sa Days and Future Past, medyo malayo-layo pa yun eh. Medyo malayo-layo pang masyado pa siguro early. Siguro yeah, sa mga... because Bishop had to come back in the past kasi ito yung leading event. Tanggalin mo to, the future is that timeline, wala na dapat. So what if this is the episode na kung saan Gambit had this problem nung nakita niya, and then eventually down the line doon he'll betray the group. A theory, but soap opera and all of that. soap opera natin to. Let's talk about the voice acting here. There was this reviewer that I saw. Sabi niya na
napaka-dramatic daw ng voice acting. It's between Magneto, Cyclops, and Storm on how they produce their dialogue. And I'm like, even in the original series, ganun naman talaga sila magsalita eh. Si Storm, oh, I cannot feel the breeze. Parang poetic. It looks like that, right? Even Cyclops. I will not let my child be abandoned. You don't know what it's like. And then you got Magneto doing Shakespeare acting when he was on trial, di ba? Kung paano niya i-produce yung lines niya. Parang ewan ko lang. Well, to me, hindi ako masyadong naging agree dun sa reviewer na yon because siya rin na nagsabi he didn't really watch the original series. Sabi ko, well, if you watch the original series, that's how they talk. Ganun talaga ang voice acting nila even before. So, kahit ako, nung pinapanood ko siya, episode 1 and 2, doon napaisip ako, yeah, oh, they're a little bit dramatic, yes, but it's always been like that anyway. About Ture? Ako lang pakialam sa voice acting eh. Pahala sila. Basta yung plot. Follow mo yung storyline, di ba? Oo, yun. Doon ako, I don't care about the voice acting. Nagbago ba yung cast yung voice cast nila? Both of the people came back. Yung voice actor ni Magneto iba. Sabi ko sa inyo ever since hindi ako masyadong nangingilam sa music, backstage. Di ba? I still pagka na, oh, wala ko pa. Nakikita mo yung ano yung mga optic blast, yung mga graphics, di ba? Yung mga set piece. Ang maalala mo lang siguro ng mga dialogue is kay Wolverine pag nagsasalita sila, ganun. Pero nag-cringe talaga ako nung sinabi talaga ni Cyclops, my X-Men. The heck? My. I don't feel you like a leader. So, sino si Cyclops? Oo. Mas bagay na si Magneto nagsabi nun. My X-Men. Pero, going back to dun sa iniisip nyo pala, Sergio. Because naging interested ako dyan about Romag. So meron silang anak talaga. It's called Charles Lenshar. So lalabas lang siya sa Apocalypse, parang alternate timeline. Yun. Pangalan niya Charles. Yes. Parang Charles Lenshar. Namesake. Alam mo sa 'di ba pangalan ni Magneto dati is Magnus? Magnus, ayun. Magnus, oh. Pero they adapted the Eric. The movie name Eric Lenshar. Kasi ito, wait, nagulat ako. Sinabi nila on episode 1, on episode 2, sinabi nila pangalan ni ni Magneto which is Eric. So which Eric. Means Eric Lenshar, which is based from the X-Men movies. And I said, no, ang pagkakaalam ko, even in the original series, they referred to him as Magnus. Eh. Magnus, yes, Magnus. Doon nagkakaroon ng confusion eh. I think kahit doon sa comics niya, yung sarili niyang comics, Eric yung pangalan sa kanya doon. Siguro, nag-change name na lang siguro. So, niretcon na lang nila just for the sake of okay yung para maano yung movies. No, I think baka dahil name pa rin niya both. Parang na lang yan, AKA na lang niya yung also known as... So basically, Magnus is his Jewish name and then his American name is Eric Lenshar na. Parang ganun. Most likely. Most likely. Parang ganun kasi sa comics, binabanggit pa rin yung Eric eh. Pero it's so weird din na sa comics din na weird one ako. I always known him as Magnus eh. Oh, Magnus. Diba? Which is weird, diba? Ang weird. Ano pangalan niya and Magneto, diba? Kung ano yung pangalan, anong real name mo somewhat malapit sa alias name mo. Mm-hmm. Right? Yeah. So, we're talking about Magneto here. So, how about you guys? Ano ang say ninyo about Magneto leading X-Men? So, according to this episode, Charles Xavier left the leadership of the X-Men to
his friend Magneto. What is your anong say niyo doon? Is it a good thing or is it a bad thing? Let's say let's go with Sir JD. Sa akin kasi natural na leader si Magneto compared sa kay Cyclops dahil nga sa issues niya sa leadership, 'di ba? Kasi minsan naka-clouded yung judgment niya. And si Magneto kasi may own talaga siyang may own siya na group, may own siya na yung brotherhood. And siguro yung experience din niya. Although unless nagbago yung ano niya, yung ideology niya, he can lead naman siguro X-Men to a better into a better team. And maybe mag ano siya ng bridge with the other groups like yung Excalibur or something ganun. Kasi noon kasi yung charisma ni tawag doon ni Magneto is talagang susunod yung kung sino man yung yung mga underlings niya, di ba? Talagang sumusunod sa kanya. Yeah. Hindi parang sa X-Men parang eh si To Sir JTM's point, in episode 2 when Magneto helped the Morlocks, Magneto gave a speech and oh yes, master. parang umor, parang naging fanatiko na rin sila kay Magneto Yes. And ano kasi si Charles kasi si Professor X is parang leader siya pero bibigyan ka pa rin niya ng free will kung anong gusto mong gawin. Right? Kaya parang kung ano edi iba yung ano ko, iba yung tawag, iba yung ideology ko sa inyo, edi doon ako sa ano. Kaya parang yung iba lumilipat na sila. Right? Or nagkakaroon sila ng sarili na lang choice, which is magko-contradict doon sa ano, kunwari kay Cyclops, hindi nila susundin or ganun. How about Sir Jomar? So, on a comic book knowledge perspective, are you agreeing about Magneto leading the X-Men? Well, iba kasi ang ano leadership type ni Magneto medyo ano siya mako-compare mo siya sa tough love Ganun ang dating ng tough love So he may honor Charles Xavier's memories and iseset aside niya yung mga ano niya mga ambitions niya or he can take the X-Men with his ambition which is will be a conflict doon sa group kasi nga hindi yun yung ideology nila. Pero ito masasabi ko, merong comics na lumabas na si Magneto ang leader ng X-Men which turned out really good because that is in the future. Ang kalaban nila doon is puro Sentinels, talagang sobrang lalakas na Sentinels na. So it turned out in a positive way, yung pinakagalit na galit sa kanya which is Wolverine, talagang na-tame niya yon. Na team niya, sumama sa kanya yon at naniwala sa kanya. Which is really good, yung ano na yon. And nakakatawa nga sa X-Men, no? Si Wolverine ang galit na galit sa kanya, pero tutusin, nag-hold back lang kasi si Magneto kay Wolverine Kayang-kaya yun. There was this comic na tinanggal ni Magneto ang adamantium skeleton ni Wolverine. I'm sick of tired of you questioning my decisions. I'll take your adamantium bones away from you, motherfucker. It's called Fatal Attractions. Right? So, tutusin, wala naman talaga magagawa si Wolverine kay Magneto. Hindi niya maano yun. Talagang ano lang, out of respect lang, natatawa lang talaga siya dyan. Pag sumusugod right. Dyan si Wolverine, galit na galit sa kanya. Pero, well, the good thing about dung comics na yun, it happened in the future ng X-Men, is si Wolverine is na-tame niya, which, of course, meron, kilala nyo naman si Wolverine, wala namang, wala namang inoo-ohan yan parating galit yan Pero, the fact na sumasama siya kay Magneto to fight, ibig sabihin nyo, na-tame niya yung si Wolverine.
Yeah, si Wolverine napakasundere, no? I mean, ang dami niyang reklamo, pero nandiyan ang video, nandiyan siya. Nandiyan siya, oo, nandiyan siya. Dami yung reklamo, pero nandiyan lang siya. About si Sir Ray, from the casual point of view of a watcher, are you agreeing about Magneto being the leader of the X-Men? Actually, kung papipiliin mo kung si Aurora o si Magneto, I prefer Aurora. Pero kung si Magneto and si Cyclops, I prefer Magneto. Oh, di ba? Oh. I personally don't agree kasi kay Cyclops as a leader din. Yeah. Sabi na nga ni JM, may mga personal issues siya na which regards sa leadership, is sobrang hindi mo gusto as a leader. Now, we have Magneto. Kami issues yun. with regards sa you have the seniority at the same time, best friend ni Professor X. Actually, si Professor X lang nakaka-team kay Magneto. Yun ang sinabi naman talaga ni Magneto, di ba? So, yes, he's number one adversary and only friend. Yan only yun. Friend ni Magneto. Yun naman, ever since, yun naman talaga sinabi niya. So, yun nga. So, it's a good nga, para sa akin, talagang okay talagang maging leader si Magneto ng X-Men. Kasi, he has the right. He has the right. Kasi, ever since, nakasalamuhan nila talaga yung leader ng X-Men, which is best friend pa nga niya, si Professor X. So, ang mindset ng dalawa is pareho. Yung approach lang. Approach lang. Yung pag-approach lang, yung hindi sila parehas. So, yun nga. In any way, Magneto has the right to lead the X-Men because he built the X-Men with Professor X. Actually, sa origins pala. Which is true. No, which is true. Mm-hmm. That's why, kung iisipin nyo, sa graduation day, iniwan niya yung meron siyang yung huling habilin. Iiwan kay Magneto because, of course, alam niya siya. Yun ang karapat-dapat na tao. At karapat-dapat na mag-lead. Which is, sa totoo lang ha, it was never really mentioned in the animated series regarding the origins of the school. Kasi if they said that out front, people will understand bakit si Magneto ang dapat nandiyan eh. To me, kasi if there's one thing about the relationship between Xavier and Magneto, yeah, it's an allegory between Martin Luther King and Malcolm X. They're friends, but despite their ideologies being different, they never really stopped being friends. It was shown even. Remember when they were trapped in the Savage Land, diba? On that arc, wala yung powers ni Professor X, but he gained his ability to walk, diba? Magneto lost his powers. And Xavier lost his powers, pero he was able to walk. So that's the time that they really got to know each other more. Well, in the viewer's point of view, on how they interact with each other, on how their friendship really, how their friendship really was. They were explaining to each other why things should be this way, why should things turn out to be that way. So they never really stopped being friends, despite their teams always clashing with each other. Which is weird, diba? I mean, kung talagang gusto mong mawala sila, patayin mo na lang sila. But no, subdue lang. Diba? They're fighting with Brotherhood and X-Men. They really are fighting each other, but they never really tried to kill each other. So parang ano lang. To really understand that, yung level ng friendship nila is when the situation needs it, ang level ng friendship nila is to give a life for each other. Yan ang level ng friendship niyang dalawa na yan. It happened dun sa yung si Magneto ang mga kailangan binigay ni ti Charles yung niya, yung life niya isinugal niya. Yon. Si Magneto ganun din na isang yun nga yung sa again dun sa graduation day which is sa comics hindi siya graduation day. Pero merong same scenario na
magiging kapalit para masalba si Charles is buhay din ni Magneto. Hindi siya nagdalawang isip. Right. Yun ang level ng friendship nila eh. There was this line na sinabi sa episode 2 after Magneto saved the Morlocks from the Friends of Humanity, rebels. Ang sabi ni Magneto, ang yaman-yaman ni Charles, bakit hindi niya nirelocate ang Morlocks papuntang Genosha? Mm-hmm. And I'm like, oh nga no. But if I remember correctly, the Morlocks chose to stay down there in the sewers. Ayaw nila umalis doon because they felt they were not ready to go out yet. So, nung sinabi ni Magneto yon, napa-oo nga ako, pero no, not really. They chose to be there, but because of the escalation of what happened with the naging mas aggressive ang Friends of Humanity, siguro they were siguro inisip nila, oo nga, if you're in dangerous here, alam nila kung nasan tayo, lipat na lang tayo sa Genosha. Ito rin naman eh, sasabihin ni Magneto kay Charles yon. And ibabalik mo lang din kay Magneto yan. Kumbaga, si Magneto sinusunod yan ng mga kung sino dyan eh. Bakit hindi niya i-command yung mga yon to go somewhere? Di ba? Other than a dump. Di ba? Kaya yun din eh, hindi mo rin maano eh. Parang ganun sila eh, sisiyan silang dalawa eh. Right. So we talked about the Friends of Humanity here. So even in the original series, I've always thought of them as just, you know, mga kontrabida lang for the sake of nung bata ako. But as I grew up now and watching the show now, talagang it really is a reflection of how the about USA, America is handling yung kanilang social issues right now. Even before in the 60s, 70s, and 80s, lalo na ngayon, right? On episode 2, the trial of Magneto, when the Friends of Humanity stormed, talaga sinugod nila ang courthouse. And I'm like, oh shit, this is January 6 all over again. Mm-hmm. I'm giving it back to Sir Jomar. Sir Jomar, so nakatira ka sa US. X-Men, the storyline is US-based, right? And alam mo kung ano nangyari sa January 6. Watching episode 2, what can you say? January 6, what happened to January 6? Yung sa incursion? Yung insurrection sa Capitol. Oh, nangyari sa insurrection, oo. Oh. Well, I don't know. That's very political talaga eh. Let's talk about it now. Extremists that they really want to get rid of the mutants in the name of humanity kuno. So let's talk about the Friends of Humanity right here. Oh, yung kanilang advocacy. Go. Well, sa kanila ano eh, parang tama 'yun. They're fighting for something eh. But ang dating kasi is close-minded eh. They're only on their shoes eh. Hindi naman nila tinitingnan yung part ng iba na yon. Because of fear, pwede. Diba? Usually people are fighting for something is to defend itself because it's frightened or of something. Diba? Right. But para sa akin kasi hindi siya okay eh. So kung sinasabi mo na i-compare ko siya sa yung palabas na yon and then for on present day America, I would say it's somewhat totoo. Merong ganon niya. But the thing is, ang masaklap kasi is on a real side is hindi naman na is about race eh. It's about something na yung may pinaglalaban ka something which is sa tingin mo tama pero actually baluktot. Medyo may pagkabaluktot. Right? Ang kalaban mo is your own countrymen. Own countrymen. Yeah.
They're just born different, but they're still Americans. Born different, yeah. They're still humans. They're Americans, supposed to, human. Right? Yeah, actually, yes. How about kasi, Ray? Pagpalagay natin mayroong kilos protesta sa Pilipinas. So, they don't, Pilipinas, ayaw sa mga, ano, let's just say, they don't like gay people. Eh, paano kung mayroong mga kilos protesta dyan, they don't like gay people, and then biglang naging militante, they took it to the extreme. Friends of Humanity, Sir Ray, do you agree with their advocacy? Definitely not. Sino may gusto ng ganon? Na-harass? So, yun nga. Nakikita naman natin yung storyline ng X-Men right now. It's like a reflection of the recent events din sa America. Let's face it, talamak pa rin ang racism dyan. So, with that, yung Friends of Humanity is like the racist part of the Karens or the Kens of America. Yung tipong ayaw nila sa ganito, ayaw nila sa ganyan. Tapos may white supremacy na nangyayari. So, still, yes, it's a cartoon, but still, it has a reflection on the recent events that recurring right now sa America, di ba? Well, to tell you the truth about white supremacy and racism, it's actually things of the past na meron, but not talamak eh. To tell you the truth, hindi ko inaano. Kung sino yung oppressed dati, sila yung mas racist ngayon. Oh. Egoy. Yan ang totoo. Hello? Yes, totoo yun. Eh, yung mga... Siguro ang ano kasi, ang reason kasi is being privileged. Yan. Oh. I think yan din yung nangyari sa ano eh, yung Friends of Humanity. They are being privileged. They think na they're the only race should be living on this planet. Yun ang problema eh. Which is hindi nakakaroon na ng ano, parang entitled na sila na dapat sila ang may say kung anong ano nila. Tama yun, na yung ino-oppress dati, parang nag-ano lang yung circle eh, parang nag-umiikot lang siya eh. Kasi sila naman yung ano ngayon, kasi nga, yung mga pinaglaban nila dati, dapat yun na yung norm. Tapos, right, dapat ang ino-oppress is yung dati. Ay, hindi naman nila ano, hindi naman siguro nila plano, pero yung mga actions nila, yung mga extremes nila is nagiging ganun na hindi nila alam, hindi nila namamalayan na sila na yung nagiging oppressive naman. May point. We got homo in the lore of the X-Men. So they got the Homo sapiens and the Homo superior. Homo superior according to the Marvel lore, which is the next evolution of Homo sapiens. The next evolution of humans. Humans with super human abilities, the Homo superior. They mentioned in the trial of Magneto, he mentioned about his past when his people was hunted. So he didn't say flat out Holocaust. Siguro masyadong touchy yung subject na yun to express it on masyadong political yun, no? Right? Kaya sinabi na lang niya as ganun. So if you're the type of person who don't read the comics, you won't even know what he was talking about. But to us, we know what his origin was. He was a survivor of the Holocaust. And now, parang in his mind, so, naramdaman ko na to dati, bakit nararamdaman ko na naman ngayon? In his mind, dapat di na nangyayari to ngayon. We have the capabilities to fight back. Because of old ideologies before of the master race. Na if you're different, you should be persecuted, you should be abolished, you should be eradicated. Because with that ideology, back in Nazi Germany, all of the Jews are considered dirty. That they were the root of all evil, according to ideology na yun. So, coming here,
he's feeling the same ano, he's feeling the same hostility. Mm-hmm. What happened with Storm on episode 2? I'm not going to spoil it. What happened with episode 2 kay Storm? Sabi niya, "The X-Men has been fighting for all of you humans. Mm-hmm. Look at our reward." Pinakita niya yung mm-hmm. nangyari kay Storm. So parang are we going to, on that kind of point of view, do we agree na parang, do we somewhat feel sentimental or do we feel, I know we're not agreeing about his, pero we understand where he's coming from. Hmm. Sir Jomar. Okay, Storm. Well, yung gusto mangyari ni Magneto. I mean, different ideologies. Gusto niya ni Professor X, dude, kalma lang. Dapat maging friends tayo. Regards kung sinasabi nila, dapat mag-coexist tayo. Pero sabi ni Magneto, bullshit. Well, nanggaling na ako doon, alam ko anong klase sila, mga tao. We better strike now kasi naman sa mangyari uli yung nangyari dati. Yes, ang ano kasi, masaklap kasi kay Magneto kasi is twice kasing nagkaroon siya ng really bad experience with humans. Ang dating kasi noon kasi sa maling panahon eh. Of course, magkakaroon kahit sino naman nagkaroon ng bad experience nung panahon ng ano ng Nazi Germany. Kaya 'yun ang una, and then yung pangalawa, yung nakahanap ulit siya ng family, but then hinant naman sila. Hinant right. naman siya ulit. And then ang problema kasi yung panahon na 'yon, kaya siya hinant dahil natakot yung mga tao noon eh. Sa isang lugar na hindi ko naman tatawag na uneducated na lugar, pero kulang, mga ignorante pa sila noon about doon sa mga ganong klaseng ano. Uninformed. Ignorance kasi. Yeah. Uninformed, ignorance. Yeah. So, yun ang masaklap lang kasi kay Magneto, yung mga nangyari sa kanya, major events na masama sa buhay niya para i-hate niya ang human is nangyari doon sa wrong time at wrong place talaga. Kaya talagang malalim ang sugat niyan eh. Ang ngayon lang, medyo mahirap kay Magneto mag-lead talaga sa X-Men. Kasi maglalaban yung ano eh, yung dalawang side niya. Maglalaban yung gusto niyang ituloy na legacy ni Charles or yung ambition niya. Right? So, 'yun. Yung kay Aurora naman, syempre lahat ng tao nagsasawa din. 'Di ba? Yes. Right. Tao ka man or human or mutant. So, merong hardship. Merong kanya-kanyang yes. hardship. Yeah, may kanya-kanya. So mapapagod ka din, mapapagod ka. Biruin mo, they've been fighting for humanity pero, for as long as you can remember. Diba? Pero may karapatan siyang mag-isip ng mga ganun. Wala tayong right. magagawa doon. Which is maganda nga eh, kasi yun ang gusto kong abangan. What will come next? Umalis si Aurora, di ba? Magneto's coming in. So, anong susunod dyan? Mukhang magandang tignan eh. Kung susunod rin natin yung comics, mukhang mahaba-habang drama pa to. Storyline pa yun, right? Oo. How about you, Sir JDM? Thoughts about a different approach ni Magneto tsaka ni Charles? Ikaw, lalo na ikaw, you're working under a like an American-based company. Ang mahirap lang kasi kay Magneto is based sa experience niya, na-generalize niya yung mga humans, yung mga experiences niya, which is yung ibang humans naman, hindi naman lahat sila is against sa mutants kasi meron din ibang tao na may kakilala sila na mga mutants din. Na hindi naman sila hostile sa mga mutants na yon. And meron lang din talagang group ng mga tao na ayaw nila sa mga mutants kasi superior nga sila eh. Kung anong meron silang pwedeng gawin or merong ang kinatatakutan nila is yung worst na atakihin sila or something gano'n na i-overthrow nila ang mga humans.
Right? Kaya talagang parang ano na yun, conflict na yan na ongoing talaga eh. Kahit naman saan, kahit naman sa totoong buhay is may hindi talaga mawawala conflict. Kaya nga sabi ni Einstein, di ba? As long as there are people, there will always be war. Or war. So, ang ano lang siguro, ang ako rin, di ko rin alam kung parang maganda rin abangan sa mga susunod pa na episodes kung ano yung mangyayari, kung ano ang magiging parang course of action ng story nila, yung leadership ng leadership under Magneto and sa ibang members, kung ano yung magiging parang treatment nila sa bago nilang leader. Right. How about you, Sir Ray? How long do you think Magneto can stay like this? Kasi all this time ayaw niya sa ibang approach niya, and then sasabihin mo, I will in honor of Charles Xavier's wishes, I'll try to coexist. I'll lead your X-Men just for the coexistence with humans. Tapos pakikita mo yung nangyari sa episode 2. Anong opinion mo? Sana magtagal hanggang season 1. Buong season 1. Season 1 lang? let's say, pwede. Tapos pag iba, pwede kasi by season 1, bigla na lang nilang ibalik si Professor X. Eh. Right. Never know. Pero yun nga, yung sa takbo, let's see. Kasi ang dami ng ano, ang dami ng side plots eh. Like yung relationship ni Magneto kay Rogue. Tapos with that, Ororogan. Yeah. Self-searching. Right? Ang dami subplot eh, no? Diba? Ang dami subplot eh. Then Gambit's going, baka being Rogue. Maging hostile regarding dito sa pagiging haliparot ni Rogue kay Magneto. Alam mo yun? Curious ako doon. Diba? Episode 2 pa lang. Pero the subplots. Oh, ang dami nang sinabi. Ang dami niya. They're laying down the foundation for the subplots. Hindi siya ganun ka, ano. Hindi siya unlike the original cartoon series na isang episode, very isang mature storyline, straight. Right. Ito hindi eh. Isang episode, meron ng branches ng anong pwedeng mangyari. Yes. Diba? If you want to know what happened, if you want to know bakit ganito, you have to watch this. Yeah, if you want to watch this. So let's see, diba? Let's see. Tignan natin. Pero I'm looking forward kay Magneto na ano, maging, yun nga, is maging true leader talaga ng X-Men, like hindi lang pang season 1 or maybe as kaya ako naman sinasabi hanggang season 1 lang siya kasi pwedeng gawin ng Marvel Studios na ibalik na si Professor X. Pwede right. 'Yon. 'Di ba? We never know. Depende yan sa magiging ano eh. Pero yung right now sa Rotten Tomatoes, episode 1 and 2 is 100% sa kanila. Meaning, shit. Wala pang nagbibigay ng negative. Oh, wala. So, ibig sabihin, Walang nagdi-dare magbigay ng negative. Ewan ko, pero doon pa lang makikita mo na excited yung mga fans from the 90s. Or baka nostalgia lang yan, kaya puro 100%. Pwede. Puro positive. Pero, because people are still running from the old pwede. Days. Pwede talaga. May magbibigay dyan yung kahapon lang pinanganak. Gapon lang. Pero ito nga, katulad... Bakit ganito? Woke! Masyado! Katulad namin ni Tito Jomar na nabuhay din sa comic era o sa comics, saka comic plot. Excited kami sa mangyayari sa X-Men eh, actually. Kasi yun pa lang eh. Nag-explore na talaga yung Marvel Studios na hindi lang sila magbe-base kung ano yung gusto, magbe-base sila dun sa mismong comics na ginawa ng Marvel. Tama? Yun. Mm. Alam mo, meron pa nga ako naisip dyan eh, kututusin. Knowing Magneto, isa siyang tusong tactician eh. Knowing him, na iplanta na niya si Mystique somewhere doon sa kabilang political side. It may be yung pagkakahuli sa kanya. Well, he did it before, di ba? On the 2000 movie, he did it before, posing as the president of the US. Yan, o ganun ang inaano niya eh, ang parating tactics ni Magneto eh. I-manipulate yung kabila
to get what he wants on the other side naman. So most likely dito sa pag ano, yung sa trial ni Magneto, most likely meron siyang part diyan, hindi pa natin alam, hindi pa siya nilalabas eh kung nasaan siya. And we know that Mystic is always on Magneto's side. Right. Ano mangyari diyan? 'Di ba? So imposibleng wala siya diyan, nandiyan siya, hindi lang natin ano, most likely lalabas 'yan on the mga susunod na episode, baka lumabas siya, bigla magulat ka. Baka siya yung babaeng nag-prosecute sa kanya or ano, pero plano pala niya talaga yon. Alam mo yun, para makuha niya yung puso ng lahat. O, yung puso lahat ng mutant, di ba? Lahat ng mutant sumama sa kanya. Ganun ang parating ginagawa niya. Now that you say this, actually, nung sinugod ang X-Mansion, we don't know if that was Mystic. Mystic, parang not, right? Parang in-stage lang ito. Actually, ganun siya kagaling kasi. Oh. That's a good twist actually. Diba, tuso kasi yan eh. Tusong, at saka magaling siya mag-isip talaga ng tactics. Yun ang maganda kay Magneto eh. Nagpe-play siya dun sa alam niyang kahinaan ng mga humans at saka kahinaan din ng mga mutants. Kasi ang goal niya talaga is a world order na mutants ang nasa angat. Yun ang goal niya. Kaya para niya makuha yung puso ng mga mutants, kailangan parati siya na gumagawa ng paraan na mag-i-stage siya ng something para mahulog yung loob sa kanya. So, para, uy, nga no, ginawa ni Magneto to, ganyan, hinuli. O kaya, pinatay si Charles. Ngayon, i-double down niya yun eh. Mag-ano siya na, sabi niya, kita niyo yung ginawa sa aking kaibigan. Ito. So, lahat sila, di ba, yung utak nila na, nga no, tama si Magneto. Yun na nangyari, di ba, nung inano niya yung mga subjects niya. Kita mong ginawa kay Charles. Nakipag-usap siya ng personal doon and peacefully, but look what they did to him. Ganon. Yun ang ano niya eh. Yun ang goal niya eh. Baka makita natin or hindi. Pero kung lalabas yun, is already expected. Ganon talaga. Si Mystic ang isa doon. Baka ngayon. O yun nga. Tama. Alright. Yeah, so it's been 2 hours and 30 minutes already, guys. That's the show. Basta we're looking forward to the next episode of X-Men 97. Yes. Napaka-timely ng pag-release niya kasi. Alam siguro ng mga producers na malaki na yung mga nanonood ng nung original. Mm. Baka mas maintindihan nila yung plot ngayon. Kasi yeah. Nasa na tayo, nasa 30s, 40s. Yeah. Ganun lang sana ang MCU. Di ba? If X-Men comes back to you. Eh, let's hope na maging ganyan yung cinematic universe kasi inaayos na nga nila, di ba? Yes. Let's see. I still have hope sa MCU right now kasi medyo after ng Avengers na Infinity War and yung kay Thanos. Biglang from nasa taas sila, biglang pababa ng pababa eh. So let's hope na kung maayos nila, like right now, lalabas ang Deadpool. Tapos lalabas din ang Fantastic Four. Diba? Tapos, Fantastic Four, yeah. Yeah, ano na nila, nilabas nila si Beast sa Captain Marvel, di ba? Yung mga yan, parang si Kevin Feige is like yung ginawa niya dun sa Avengers, di ba? Nung first Avengers. Inisa-isa niya ang labas bago isang putok. Right. Alam mo, speaking about Fantastic Four, dati akala ko si Silver Surfer is Iceman yun na may surfboard. I know. Right. Si Pepsi Man yan. No. Si Pepsi Man. Who is this? No. Kapatid ng Ice Man. Ano ba yan? He's using a surfboard na, hindi na yung ice. Or yung yung mascot ng GMA dati. Right. No. Anyways, that's the show, guys. Thank you all so much for staying here with us. Saan man kayo nanonood? Sa YouTube and Twitch, guys. Maraming salamat. And sorry if we have been flagged down sa Facebook. Pero na-dispute ko na siya.
hopefully mag-push through and ilabas uli ng Facebook itong episode na to. Kasi alam mo na, naisip ko nga dyan, baka nagalit sa akin yung ano yung mga Cyclop fans ni report tayo. Oh, sinabi ko hindi siya for leadership. Not fit to be the leader. Or this is Sir Jomar. Attack him. By the way, nag-ano lang ako. By the way, thank you kay sa G3 pala. Especially kay Chino, kay Notch, for allowing us, Retromancy Incorporated, na mag-cover din nung Brawl Pit Bardagulan sa QC, which is a wrestling event. So, personally, ang saya palang manood ng live wrestling event. Mm-hmm. Magla-live ako pag nanood kami. Ayan. They have four kids. So. Grabe yung feeling mo na yung chop. Ramdam mo. Makikita mo yung chop niya sa character do sa wrestler. Ikaw yung masasaktan. Oh, ganoon eh. Oo, ikaw yung masasaktan, pero in a way, let's talk stage about naman that yun in a later episode kasi pakiramdam ko we're going to have a specific episode about wrestling. Kasi we can do that. May mga nag-approach sa amin ni Notch regarding if we want an episode which for para sa mga Pinoy wrestlers. Because we had si Sir Sir JDM sa MWF. Si Sir Nigel. Nigel. San Jose. We can invite them back, yeah, on the show. Pero sa time na naman yun. So we can probably do a KB episode. KB na. About the Philippine Wrestling Society, a Philippine Wrestling setup. Yeah. Hopefully again, thank you so much G3 for the WrestleStorm of Dexter. Media right. Pass ng Retromancy. Yeah. Let's do some shameless plugs. Sir JDM, where can they find you? Ganun pa rin. 123 Go Retro. Facebook, Twitch, and YouTube. Wala naman tayong ibang mapupuntahan. And lately, wala naman tayong mga streams. Hopefully, makabalik ako. Pero as of now, hindi pa. Pero please keep on watching Timeless Gamer Show and Kwentong Videohan. Nakikita niyo naman ako with our friends from Retromancy. So, Optic Blast! Alright, wow. Thank you for that, Sir JDM. Mega Optic Blast. Oh, yeah. Bumawi ako sa mga Cyclops fans. Alright. Speaking of hating the Cyclops fans, ito, si Berserker Barrage himself. Sir Jomar, where can they find you? Ayun, Jomarot. Minsan nag-stream pa rin ako, pero hindi ko masabi yung schedule kasi paiba-iba. Don't forget to watch Timeless Gamer Weekly and Kwentong Videohan. Hindi kami weekly sa Kwentong Videohan, pero pinopost naman namin kung may mga interesting topic once in a while. And of course, ipa-plug ko na rin ang ROI, that's Studio PH, Apple Emporium, Retrospects, and Retro Unlimited in under one roof. Yan, ROI for your entertainment needs. Yan ang kontakin niyo na lang. And back to the culture, of course, para sa ROI event yan. Kailan ba ulit yung Sergio? Nalimutan ko yung date. Wala pa tayo final date. sa May daw. Okay. Ayun. Back to you, Sergio. Okay, thank you for that, Sergio Mar. How about Sir Ray? Where can they find you? Dito siya ba? Okay, so again, maraming salamat sa inyo, guys. So, ipa-plug ko lang. Nandito tayo this coming April 13, 2024 at Metro 10 Pasig City. And the event is called The Oasis 2024. The medyo okay na event. And it's actually partners tayo ng event na to, roistudio.ph. So, you can go to our booth, free play. Marami tayo niyan. At the same time, may mga merchandise tayo.
from the merch of Shuffle Emporium, from the mugs of Retro Unlimited, and the stickers and the keychains and the t-shirts of studio.ph is all presented dyan. So again, the Oasis, April 13, 2024 at Metro 10 Pasig City. Co-presented by Alt4, Zion, TikTok, Manila Bulletin, and some other brands like MSI, Game Cove, and the likes. Sana supportahan nyo kami dito. And again, thank you. Maraming salamat. Alright, thank you for that survey. Plug na lang din, the Timeless Gamer Show, our episode last Saturday night was all about the disappointing video game sequels. So you can check that episode out by going to the Timeless Gamers website, Timeless Gamers Facebook channel, and the Timeless Gamers Facebook page. And all of our archived old episodes, you can find all of them there. So, Timeless Gamers, every Saturday, 9 p.m. Manila time. And that's the show, guys. And thank you. And on behalf of the panel right here with us right now, see you next episode. Ito sa Kwentong Bijua. Bye, guys. Bye. Optic Blast. Whoop. Thank you.